Magandang araw mga kaibigan. Welcome po sa Kalil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang A Surrogate for Billionaire. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kalil TV. Alexa, let's go, sabi ni Sebastian habang nakapulupot ang braso niya sa bewang ko. Pagkatapos ay binuhat niya si Gabriel mula sa isang kamay habang papalabas kami ng kwarto. Pagkalabas namin ng kwarto ni Gabriel ay nakita ko si Kent na idiniin si Amelia sa dingding. Ano ang ginagawa niya? Andito rin ang anak ko. Let go of her, sigaw ko sa kanya nang mabilis siyang humakbang palayo kay Amelia. Pagkatapos ay mabilis na lumapit si Amelia at tumabi sa akin. Anong nangyari? Tanong ko habang nakatingin kay Amelia. Then I found she's so beautiful with her dress and no wonder kung bakit siya idiniin ni Kent sa pader. Tapos tumingin ako kay Kent at nakita kong nakatingin pa rin siya kay Amelia at medyo dumudugo ang ibabang labi niya. Sinubukan ba niyang halikan siya o hinalikan niya? Bakit siya nandito, Alexa? Tanong sa akin ni Amelia na baka sa mukha niya ang pag-aalala at inis. Paano ko siya sasagutin? Nilingon ko ang ulo ko at napatingin kay Sebastian na nakangisi kay Kent. Sinasadya mo, Sebastian, sabi ko habang nakatingin sa akin at matamis nang umiti. Of course I'm here to see my cousin's engagement. Umisi si Kent kay Sebastian at pagkatapos ay tumingin siya kay Amelia. Naawa talaga ako sa kanya dahil hindi ko alam kung makakatakas siya sa lalaking ito. You, don't talk to me. I really hate you, sabi ni Amelia habang nakaturo sa kanya ang daliri nito bago ito makalakad palapit sa kanya. Kent pressed his lips to a straight line and looked at her, and then his eyes fell on me bago ito dumapaw kay Sebastian. Kent, isama mo siya. Isasama ko si Alexa at Gabriel doon, sabi ni Sebastian habang naglalakad patungo sa elevator. Pwede bang sa atin siya sumama, Sebastian? Oy, don't trust him, tanong ko kay Sebastian habang nakatingin sa akin at bumuntong hininga. Oy, pwede bang sumama ka sa kanya? Kailangan kong makausap si Alexa. Tumingin sa likod si Sebastian at sinabi kay Amelia. Tumingin ako sa likod at nakita kong nakatingin siya sa akin na may pag-aalala sa mukha tapos tumango siya. I'll come in a taxi, sabi niya at tumango ako sa kanya. Iyon ang pinakamahusay. Then I looked at Kent and saw his smiling face grew dark because of what she said. Nararapat sa iyo yan. Pagkatapos ay pinanood ni Sebastian si Kent saglit at pumasok sa elevator. Ano yun, Sebastian? Di ba hiniling ko sa'yo na huwag mong gawin yun? Napatingin ako sa kanya at nagtanong habang nakangiti. Bakit parang gusto kong suntukin ang mukha niya? Kent likes her, so I wanted to give him a chance, simpleng sabi ni Sebastian pagpasok namin sa car park. How can you say that, Sebastian? May mga babae si Kent kahit saan at alam ng lahat. Hinawakan ko yung kamay niya at tinanong. Ayoko talagang masaktan si Amelia dahil sa lalaking yun. No. Trust me, he's different this time. Pagkatapos ay sumakay na kami sa kotse. Paano ako magtitiwala? Si Kent ay isang playboy lamang na nagtatapon ng kanyang pera sa mga babae at nakitulog sa kanila. Alam ng lahat na hindi siya lumingon sa isang babae sa sandaling siya ay natulog. May babae talaga siyang katabing natutulog one time tapos iiwanan na lang sila at bibigyan ng pera. Inosente si Amelia at maganda din siya, ayokong maging ganyan siya dahil sa kanya. Alexa, kinuwento sa akin ni Kent ang tungkol kay Amelia ilang araw na ang nakakaraan. Hindi man lang niya alam ang pangalan nito pero ang ganda raw niya at gusto niya siya. Huwag mo na lang masyadong isipin. Napatingin ako kay Sebastian na may malaking tiwala sa pagsasalita tungkol sa pinsan niya. Pasimple akong umiwas ng tingin sa kanya dahil ayokong makipagtalo. Sebastian, I will really kill both of you if any harm happens to her from Chris. Babala ko sa kanya dahil si Amelia ang matalik kong kaibigan na laging dinadala sa akin ang kalahati ng lahat ng kinakain niya o lahat ng meron siya kaya hinding-hindi ko hahayaang may mangyari sa kanya.
Alexa, hindi ako sigurado sa katotohanang hindi siya tatantanan ni Kent. He will definitely sleep with her, but I can promise you that he won't leave her. Napatingin naman ako kay Sebastian na talagang kausap si Kent with very confident. Maya-maya nakarating na kami sa isang luxurious hotel. Nag-imbita ba siya ng mga tao? Sebastian, marami bang tao? Tanong ko sa kanya habang umiiling. Hindi, ilang importanteng tao lamang. Sabi niya pagkababa niya ng sasakyan. Tapos pumunta siya sa gilid ko at pinagbuksan ako ng pinto habang tinutulungan niya akong bumaba ng sasakyan. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto ng backseat at inilabas si Gabriel. Maaari ka bang maglakad? Tanong sa akin ni Sebastian habang inaayos yung damit ko. Nakangiti akong tumango sa kanya at pinulupot ang kamay ko sa braso niya. Hindi maiwasang isipin ang pagiging maamo niya sa akin. Para talaga siyang caring na asawa. Tumingala ako sa kanya habang naglalakad papasok ng hotel at sabay tingin din niya sa akin. Mabilis akong bumaba nang marinig ko siyang tumawa. Bakit ka namumula? Bakit hindi niya kayang manatili sa ganoon? Wala siyang nakita. Namumula si Mommy kasi ang gwapo ko. Mahal na mahal ko ang batang ito. Oh, my little handsome boy. Pinisil ko yung ilong niya at ngumiti. Tapos tumingin ako kay Sebastian na nakatingin sa akin habang nakangisi. Sigurado akong may dumi sa isip niya. Mr. Madrigal, this way. Pagpasok namin sa hotel ay may dumating na lalaki sa private beach ng hotel at nakita niya ang beach na pinalamutian ng mga light pink na bulaklak. Napakaganda. Tumingala ako kay Sebastian at nakita ko siya at inakay kami papasok sa hotel at sa kamarahan akong ngumiti. Talaga bang inayos niya ang mga bagay na ito sa isang araw? Gusto mo? Bulong ni Sebastian sa tenga ko at tumango naman ako sa kanya dahil gusto ko ito at ito ang unang beses na naramdaman ko ang ganitong pakiramdam sa buhay ko. Lolo, sigaw agad ni Gabriel nang makita ang lolo niya. Nakita ko ang daddy ni Sebastian at nakangiti ito sa amin. Hindi ko talaga maintindihan kung paano naging anak ng masamang babae ang isang gentleman na tulad niya. Ibinaba ni Sebastian si Gabriel habang tumatakbo papunta sa kanyang lolo. Sebastian, time is almost up. Everyone is here. Come with Alexa. With that, umalis na siya kasama si Gabriel at sabay na dumating sina Kent at Amelia. Napatingin ako kay Amelia at nakita kong namumula siya pero galit. Then I looked at Kent and found he was looking at Amelia with a smile on his face. Bigla kong naalala ang parehong ngiti ni Sebastian habang nakatingin sa akin. Maganda kung mapasaya ni Kent si Amelia. Bumuntong hininga ako at tumingin kay Sebastian na nakatingin sa akin. Umiti ako sa kanya at hinalikan siya sa pisngi. Let's go, tumango ako sa kanya nang marinig ko siya at sumabay sa paglalakad habang nakapulupot ang kamay ko sa matigas niyang braso. Bumibilis ang tibok ng puso ko dahil hindi ko akalain na ikakasal ako sa buhay na ito at lalong hindi ko inaasahan na mapapangasawa ko ang ama ng batang isinilang ko 4 na taon na ang nakakaraan. Tinahak namin ang daanan na pinalamutian ng mga bulaklak, at pumasok kami sa lugar kung saan nag-imbita ang mga tao na tumuloy at pagdating namin sa kanilang paningin ay narinig ko silang humihingal. Nabalot ng takot ang puso ko. Nalaman ba nila na hindi ako kalaban ni Sebastian? Gusto kong umiyak sa pakiramdam na iyon pero pinilit kong maging kalmado. Hindi ko nanilingon ang mga taong nandoon. Tapos sa wakas nagsimula na. Napatingin ako kay Sebastian na nasa harapan ko at nakita kong nakatingin na siya sa akin habang nakangiti. Kinagat ko ang ibabang labi ko at tumingin sa ibaba. Inulit muna ni Sebastian ang kanyang panata gaya ng sinabi ng panalangin. Tapos ganun din ang ginawa ko at hindi ako makapaniwala na ikakasal ako sa lalaking ito, at parang panaginip lang. Exchange the rings. Nababalot ng takot ang puso ko. Wala akong singsing na ibibigay sa kanya. Kinagat ko ang ibabang labi ko at napatingin sa mga taong nakatingin sa amin. Tapos biglang tumakbo si Gabriel papunta sa amin. Oh my God, bakit tumatakbo ang batang ito? Mommy rings, sigaw ni Gabriel habang papalapit sa amin tapos binigay niya kay Sebastian yung isang ring box at isa para sa akin. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaiba dahil wala akong maibigay sa kanya. Pagkatapos ay marahang kinuha ni Sebastian ang kamay ko at isinuot sa daliri ko ang isang singsing. Napatingin ako sa singsing na kakalagay lang niya sa daliri ko at bumilis ang tibok ng puso ko dahil sa singsing sa daliri ko.
Isa itong simpleng singsing na rosas na ginto na may bulaklak at mayroon itong apat na hugis pusong pink na diamante bilang mga talulot. Hindi gaanong kalakihan ang bulaklak at talagang malaki ang sukat. Napakaganda. Magkano ang nagastos niya dito? Walang iniisip na kahit ano ay inilagay ko ang singsing sa aking kamay sa kanyang daliri. Isa lang itong simpleng singsing na may kulay abong maliit na brilyante. Huminga ako ng malalim at tumingin sa kanya habang nakangiti siya. Ang gwapo niya lang talaga kapag ngumingiti. You can kiss the bride. Pagkarinig namin ay hinila ako ni Sebastian palapit sa kanya at ibinaba ang ulo niya habang idiniin niya ang labi niya sa labi ko. Marahan ang halik niya at dahan-dahan kong pinulupot ang mga kamay ko sa leeg niya at hinalikan siya pabalik. Kaya ako naging asawa niya. Hindi ko akalain na may mangyayaring ganito. Naramdaman kong naging mapusok ang halik ni Sebastian kaya mabilis kong inilagay ang mga kamay ko sa dibdib niya at bahagyang tinulak siya palayo. Bakit laging ganito? Napatingin ako sa kanya at napabuntong hininga habang hinahalikan niya ang noo ko. Tapos pinulupot niya yung braso niya sa bewang ko habang hinihila niya ako palapit sa kanya. Tapos napatingin ako sa mga taong nandoon at nakita kong nakangiti sila sa amin. Congratulations Mr. Madrigal and Mrs. Madrigal. Bumilis ang tibok ng puso ko nang marinig ko kung paano nila ako hinarap. Mrs. Madrigal, kinagat ko ang ibabang labi ko at napatingin kay Sebastian na nakangiti sa matandang mag-asawang kakadating lang at nagsalita. Alexa, this is Mr. Addison and Mrs. Addison, sabi ni Sebastian at mabilis akong napangiti sa kanila nang yakapin ako ni Mrs. Addison. So pretty eh, no wonder na nagmamadali ang Sebastian boy natin, namula ako sa sinabi niya. Mommy, pwede ba ako pumunta doon? Tumakbo si Gabriel papunta sa akin at itinuro ang kanyang daliri sa dagat. You can't go alone baby, isama mo si Tita Amelia, sabi ko habang hinahaplos ang buhok niya. Tapos tumango siya at tumakbo papunta kay Amelia. So you married Gabriel's mommy, wika ni Mr. Addison habang tinatapik ang balikat ni Sebastian. Tumango si Sebastian sa kanya at tumingin sa akin. Sabi niya 4 years na ang nakalipas at magpapakasal lang daw siya sa biological mother ni Gabriel. Nabigla ako dahil sa narinig ko. Sinabi niya ba talaga yon? Hindi lang ako makapaniwala sa lalaking to. You're so lucky to be his wife. Ngumiti ako kay Mrs. Addison na nagsalita na may malaking ngiti sa labi. Tumango ako sa kanya at nag-excuse na rin si Sebastian para puntahan ang ibang bisita. Makalipas ang mahabang oras ay naupo na rin ako sa isang upuan. Pagod na pagod ako at tumingin ako sa dagat at nakita ko sina Kent at Amelia na nakikipaglaro kay Gabriel. Napabuntong hininga ako at pinagmamasdan sila habang naglalaro sila, tapos naramdaman kong may presensya sa likod ko tapos niyakap niya ako habang hinahalikan ang leeg ko. Sebastian wag, kinurot ko yung kamay niya at mahinang boses tapos narinig ko siyang tumawa. Alexa, you're fucking gorgeous and I feel like doing it here. What the hell? Baliw ba siya? Mabilis akong tumayo sa upuan at tiningnan siya at nakita kong nakangisi siya sa akin. Sebastian, don't be a pervert, sabi ko habang bumuntong hininga siya at tumango. Tapos hinila niya ako papalapit sa kanya at hinalikan sa noo. Pagkatapos ay narinig namin ang boses na puno ng galit ng isang tao. Sebastian, how dare you? Tumingin ako sa likod at nakita kong lola pala ni Sebastian. Lalong lumakas ang tibok ng puso ko nang makita ko siya. Evil bitch na naging dahilan ng pagkamatay ng kapatid ko. Pinagmasdan ko ang mukha niyang puno ng galit at saka bumaling ang paningin ko sa babaeng nasa likod niya, si Natasha. Naglakas loob kang pakasalan ng cheap na babaeng ito kaysa kay Natasha. Paano mo nagawa ito? Hindi ba ako ang lola mo? Sigaw niya kay Sebastian habang naluluha ang mga mata dahil sa galit. Chip, ha? Bakit hindi mo tinitingnan ang mukha mo lola? At kung wala kang mahahanap na chip, tingnan mo ang babae sa likod mo. Nakangiting sabi ni Sebastian sa kanya habang nakapulupot ang braso niya sa bewang ko. Alexa, it was your fault. Ginawa mo siya ng ganyan, biglang bumaling ang mata niya sa akin at sinabi. Pinagmasdan ko siya saglit at tumingin kay Natasha na nakatingin sa akin ng may matinding puot. E ano ngayon? Ginawa ko siyang ganyan. Di ba binalaan na kita nung araw na pagbayaran mo ang ginawa mo sa akin at sa kapatid ko?
Kinuha mo pa ang anak ko at pinalayas mo ako sa bahay habang sinasabi mong mamatay ang mga mahihirap na tulad namin. Tinakot mo pa ako na aalis sa lungsod na ito gamit ang pangalan ni Sebastian. Ayoko sa'yo. Sinira mo lahat ng meron ako sa buhay ko. Alam mo naman kung bakit ako pumayag sa mga kondisyon mo at lahat ng ito ay dahil sa kapatid ko, pero hindi ka nagbigay ng pera para iligtas siya. Namatay siya nang wala sa oras dahil sa iyo. Nangilid ang mga luha ko nang maalala ko ang nangyari 4 na taon na ang nakakaraan. Pinagbantaan. Ano yun, Lola? Galit na galit ang boses ni Sebastian at nakita kong napatingin sa kanya ang babaeng nasa harapan ko habang namumutla ang mukha. Dalawang lalaki ang dumating at pinagbantaan ako sa pamamagitan ng paggamit ng mga kaibigan ni Janos, at sinabi nila kapag hindi ako umalis ay papatayin nila ang mga batang iyon, at iyon ay utos ng isang young master. Sabi ko habang nakangisi sa kanyang lola. What the fuck? Gamit ang maliliit na bata. Narinig kong sigaw ni Sebastian at mabilis ko siyang hinawakan sa kamay bago pa siya makaalis at gumawa ng kalokohan. Mommy, bakit galit si Daddy? Biglang dumating at nagtanong si Gabriel habang nakatingin sa amin ni Sebastian. Mabilis ko siyang binuhat at bumuntong hininga. Tapos dumating sina Kent at Amelia. Bakit hindi mo iwan siya, Lola? Huwag mo siyang galitin at sirain ang araw niya, sabi ni Kent habang nakatingin sa mukha ni Sebastian na puno ng galit. Kent, you were also a part of this, katulad ka rin ng mga pasaway mong mga magulang. Nakita ko kung paano natatakpan ng lungkot ang mukha ni Kent dahil sa sinabi niya. Sinaktan din ba siya ng babaeng ito? Fuck off! Biglang nagsalita si Sebastian with a calm tone at tumingin kay Kent. Sebastian, ngayon mo lang nakausap ang lola mo ng ganyan dahil sa cheap na babaeng ito at sa bastos mong kaibigan. Pumikit si Sebastian at huminga ng malalim. Alam kong kinokontrol niya ang galit niya. Lola, asawa ko si Alexa at kaibigan ko si Kent at hindi bastos ang pinsan ko, okay? Huwag mo akong gawing halimaw sa harap ng anak at asawa ko. Huling babala na ito at wala akong balak gawin may masama sa iyo, Lola, dahil ang inaalala ko lang ay si Alexa at Gabriel. Lalo na't itago mo ito sa isip mo, Lola, na offend mo na ang isang taong mataas ang katayuan, at magtiwala kapag malaman ko na may ginawa ka sa babaeng ito, magiging patay na karne ka. Umalis ka na rito. Kent, let's go. With that, Sebastian grabbed me from my waist and left. Tumalikod ako at tiningnan ang mukha ng lola niya and found her face na nababalot ng takot at may kakaiba. Ano ang sinabi niya? Na-offend ang isang tao na may mataas na katayuan at tungkol sa akin. Ano ang ibig niyang sabihin? Daddy, huwag kang magagalit, okay? Biglang nagsalita si Gabriel habang hinahawakan ang mukha ni Sebastian. Nakita kong nanlambot ang mga mata ni Sebastian habang nakatingin kay Gabriel, tapos tumingin siya sa akin at bumuntong hininga. I'm sorry, Alexa, sabi niya habang nakangiti with a hurt-filled face. Tumango ako sa kanya at ngumiti dahil ayokong may maramdaman siyang masama. Ayos lang, hinalikan ko siya sa pisngi. Tapos hinalikan niya ang noo ko at ngumiti. Dito muna tayo saglit at uuwi na tayo, okay? Tanong niya sa akin at tumango naman ako sa kanya. Pagkatapos ay muli kaming nakipag-usap sa mga bisita at nanatili doon ng ilang sandali, at pagkatapos ay nagpa siya na umalis. Alexa, gusto mong magpalit ng damit? Tanong ni Sebastian sa akin at tumango naman ako. Naramdaman niya talaga na hindi ako komportable pagkatapos ng lahat. Sige, let's go. With that, pinapasok ako ni Sebastian sa isang presidential suite and asked me to change clothes in there. Pumasok ako sa kwarto at may nakita akong bag sa kama, at dali-dali ko itong binuksan, at nakita ko ang isang komportableng damit. Mabilis akong pumasok sa banyo at naligo, saka nagpalit ng dress. Ito ay isang maikling dress na walang manggas. Tapos lumabas ako ng kwarto at nakita ko si Sebastian at Gabriel na naghihintay sa labas, at si Gabriel naman ay kumakain ng ice cream. Mommy, so beautiful, sigaw ni Gabriel habang kumakain ng ice cream niya, tapos tumingin sa akin si Sebastian at ngumiti. Sebastian, naalala mo yung sinabi ko kahapon? Hinawakan ko ang braso ni Sebastian at nagtanong habang nakatingin sa akin na may pagtataka. Siyempre hindi niya maalala. We need to go to a doctor. Bumuntong hininga at nagsalita habang nakatingin sa akin na may pag-aalangan na titig sa katumango. Alexa, uuwi na ako. Tumapit si Amelia at niyakap ako. She's going, I couldn't even spend time with her because of these things.
I'll come to meet you, I really wanted to talk with her about what exactly happened to his dad and everything. Humiwalay sa yakap si Amelia at tumango sa akin habang nakangiti. Goodbye baby boy. Umiti siya kay Gabriel at nagpaalam. Goodbye Ninang, tumawa si Gabriel na nasa katawan ni Sebastian. Tapos nakita ko si Kent nakakadating lang at tumingin kay Amelia. Hindi makakatakas si Amelia sa lalaking ito. Kent, bakit hindi mo siya ihatid? Mabilis kong nilingon si Sebastian nakakasalita lang. Malinaw na tinutulungan ng lalaking ito ang kanyang pinsan. Umisi si Kent kay Sebastian at tumango. Of course ihahatid ko siya. How can we let her go alone? With that Kent came and grabbed Amelia by her waist and left with her. Tumingin ulit sa akin si Amelia na may nakakainis na mukha. Hindi ko maiwasang mapabuntong hininga dahil laging nakukuha ng dalawang lalaking ito ang gusto nila. Sebastian, pwede ko ba isama ko si Gabriel saglit? Dumating ang daddy ni Sebastian at nagtanong at tumango naman si Sebastian at binigay si Gabriel sa kanya. I'll take him home in the evening. With that umalis na siya kasama si Gabriel at napatingin ako kay Sebastian. Let's go to the hospital, hinawakan ko siya sa kamay niya at sabi ko at bigla niya akong hinawakan sa bewang at dinala sa presidential suite. Ryan anong ginagawa mo? Bago pa man ako makatapos ay dinala na niya ako sa kwarto at itinulak sa kama. What the hell? Don't tell me malibog siya. Stop it idiot, sigaw ko pero hindi siya tumigil. Ang tanging ginawa niya ay tanggalin ang kanyang sando at coat. Tapos yumuko at hinalikan ako. Bakit siya ganito? Sebastian, kahit anong gawin mo ngayon, sasama ka sa akin sa ospital, babala ko sa kanya dahil alam kong ayaw niyang makipagkita sa doktor o magpa-ospital. Kakaiba talaga itong lalaking ito. Okay. At binuksan niya ang zipper ng dress ko at hinubad niya sa aking katwan. Pagkatapos ay inalis niya ang kanyang sinturon at hinubad ang kanyang pantalon at hinubad lahat ng suot niya. Pagkatapos ay ibinaon niya ang kanyang mukha sa leeg ko at nagsimula na siyang gawin ang gusto niya. Ipinulupot ko ang mga kamay ko sa matipuno niyang balikat at nirelax ang katawan ko habang gumagalaw ako na kapareho ng ritmo niya. Alexa, sorry okay. Hinampas ko ulit siya dahil sa ginawa niya. Nagmamakaawa ako sa kanya na tumigil siya pero hindi niya ginawa. Bastos na malibog talaga. Go away Sebastian. You're a perverted jerk. Hinampas ko ulit siya dahil sa galit na nararamdaman ko. Ilang beses ginawa ng lalaking ito. At ginawa niya ito ng halos 3 oras. I lost my control Alexa. I'm sorry. Please, niyakap ako ni Sebastian ng mahigpit, at tumango sa kanya ng hindi nakikipagtalo dahil kasal na ako sa kanya at kailangan ko ring harapin ito sa hinaharap. Okay, sabi ko sabay yakap sa kanya pabalik. Pagkatapos ay dinala niya ako sa banyo at inilagay sa bathtub na puno ng maligamgam na tubig. Call me after you've done, hinalikan niya ako sa noo at lumabas ng banyo. Dali-dali akong naghilamos at tinawag si Sebastian nang dumating siya at binalot ako ng tuwalya at inilabas ako ng banyo. Pinagmasdan ko siya habang marahan niya akong tinatrato ng malambing. Napakabuting tao na may maamong ugali ngunit halimaw sa kama. Pagkatapos ng lahat lumabas na kami ni Sebastian sa hotel at nakita ko si Natasha. Hindi ako makalakad ng maayos dahil sa mga kinikilos ni Sebastian kanina. Kitang-kita kong nakatingin si Natasha sa legs ko tapos tumingin siya sa katawan ko at huminto ang mata niya sa leeg ko. Pinagmasdan niya ang leeg ko saglit at tiningnan ako ng puno ng galit sa mukha. Tapos bigla siyang naglakad papunta sa amin. Sebastian, I was waiting for you. Can I talk with you about something important? I mean without her. Tumingin siya sa akin tapos tumingin ulit kay Sebastian. Pagod na ang asawa ko dahil sa akin. Kaya dapat iuwi ko na siya at parang ayaw kitang kausapin, simpleng sabi ni Sebastian sabay alis niya sa akin. Tumingin ako sa likod at pinagmasdan ng madilim na mukha ni Natasha na puno ng selos at puot, umisi ako sa kanya at umiwas ng tingin. Gusto mo pa bang pumunta sa ospital? Napatingin ako kay Sebastian na nakangiti ng malademonyo sa akin. Alam kong sinasadya mo yan Sebastian pero ayos lang, punta na tayo at kung hindi ako makalakad buhatin mo ako dyan, sabi ko habang umiiwas ako ng tingin sa kanya. Kahit anong mangyari dalhin ko siya sa ospital. Pagkatapos ay sumakay na kami sa kotse at papunta na kami sa ospital. Pagdating namin ay bumaba siya ng sasakyan at pumunta sa gilid ko habang pinagbuksan ako ng pinto.
Sebastian. Tumabas ako ng sasakyan at pinulupot ang kamay ko sa braso niya habang nakatingin sa kanya. Hinalikan niya ang noo ko at ngumiti. Wala lang. Magsabi ka ng totoo sa doktor, okay? Sabi ko dahil alam ko kung anong klaseng lalaki siya. Itinago niya ito ng napakatagal at alam kong hindi rin niya ito gagawin sa hinaharap. Okay, with that pumasok na kami sa hospital at pumunta sa Madrigal Family Doctor. Dalubhasa siya sa ganitong uri ng sakit. Mr. Madrigal, long time no see. Pagpasok namin sa cabin tumayo ang doktor mula sa upuan at nakangiting nagsalita. This. Tapos dumako ang mga mata niya sa akin na may curious at nagtatanong na tingin. She's my wife, simpleng sabi ni Sebastian sabay upo sa upuan. Good to see you, Mrs. Madrigal. Please have a seat, marahan siyang ngumiti sa akin at sinabi. Umupo ako sa upuan katabi ni Sebastian at ngumiti sa kanya. So Mr. Madrigal and Mrs. Madrigal are here for. Napatingin ako kay Sebastian at nakita kung nakatingin siya sa akin. Nilagay ko ang kamay ko sa hita niya at tinapik-tapik habang nakasalikop ang kamay niya sa kamay ko. Doktor, may self-injury disorder siya. Wika ko sa mahinang boses habang pinisil ni Sebastian ang kamay ko. Tumingin ako sa doktor at nakita kung nakatingin siya kay Sebastian. Kailan nangyari, Mrs. Madrigal? Wala akong ideya pero sa di malamang dahilan ay natakot ako dahil ayokong mawala siya o makitang may mangyari sa kanya. Kahapon ng gabi nakita ko siyang hinihiwa ang kamay niya gamit ang paper cutter, hindi ko maiwasang manginig dahil sa eksenang nakita ko kagabi. Puno ng dugo ang kamay niya. Alright, Mr. Madrigal, why don't you explain what you feel and when was the first time? Napatingin ako kay Sebastian at nakita ko ang pag-aalinlangan sa mukha niya. Sebastian, marahan kong sabi habang huminga siya ng malalim at tumango. Una itong nangyari noong 17 ako at sa mga oras na iyon ay malungkot ako. Pangalawang pagkakataon ay wala akong ideya kung ano ang nangyari at sa pagkakataong ito ay ganap na iba. Ang puso ko ay kumirot para sa kanya dahil walang nakakaalam sa kanyang panig. Okay, show me your injuries, sabi ni doktor at hinubad ko ang shirt ni Sebastian at hinayaan kong suriin ng doktor ang mga scratch marks niya at ang sugat niya sa kamay. Nang matapos siya ay tinulungan ko si Sebastian na isuot ulit ang shirt niya. Sige Mr. Madrigal, I'll give you some medicine. Don't worry, nakahinga ako nang maluwag nang marinig ko ang mga salitang iyon. Pagkatapos ng ilang sandali ay tumayo na kami para umalis. Mrs. Madrigal, may I have a word with you? Tumingin ako sa doktor at saka si Sebastian na tumango at lumabas ng cabin. This was the scariest thing in my life, I really hate it kasi personal din akong kinausap ng doktor ni Janos. Lagi mo siyang babantayan at siguraduhin mong wala ng chance na maulit pa dahil this time medyo malalim na yung hiwa niya sa kamay. I'm sure next time mag-suicide na yon. Marahas na nanginig ang buong katawan ko. Ano, mag-suicide? Kung may nangyaring ganyan sa kanya, ano kaya ang mangyayari sa amin ni Gabriel? Hindi kami mabubuhay nang wala siya. Siguraduhin mo lang na palagi siyang masaya dahil sa pagkakakilala ko sa kanya ay hindi siya masayahing tao simula pagkabata niya. Nabasa ang mga mata ko sa narinig kong sinabi niya. Pinilit kong tumulo ang luha ko at tumango sa kanya. Sige Mrs. Madrigal, kausapin mo ako kung meron. Mr. Madrigal has my personal number. Umiti ako sa kanya at tumango habang palabas ng cabin. Tapos nakita ko si Sebastian na nakatingin sa malaking fish tank sa hospital. Sebastian, let's go, pumunta ko sa kanya at pinulupot ko yung kamay ko sa braso niya habang nakatingin siya sa akin at umiti. Nag-init ang puso ko dahil sa takot. Alam kong na-inlove na ako sa kanya kaya ayokong mawala siya. Alexa, may gusto ka bang bilhin? Tanong niya sa akin nang palabas na kami ng ospital. Tumango ako sa kanya at ngumiti. Oo, dalhin mo ako sa supermarket. Tiningnan ako saglit ni Sebastian at hinalikan ang ulo ko habang tumatango sa akin. Naaalala ko ang sinabi ng doktor sa akin at hindi ko nalang mapilitan ang sarili ko na kalimutan iyon. Napatingin ako kay Sebastian habang nagmamaneho siya ng kotse and found he's just so handsome that I thought. Ang lalaking ganito ay di dapat mamatay, di ba? Biglang nabasa ang mga mata ko kaya mabilis akong umiwas sa kanya. Hanggat kaya ko siyang pasayahin sa piling ko, walang mangyayari. Pagkatapos kong gawin ang lahat ay umuwi na rin kami. Wala pa si Gabriel sa bahay.
Bumuntong hininga ako at tumingin kay Sebastian na nakatingin na sa akin. Let's go out for dinner, hinalikan ni Sebastian ang noo ko at hinawakan ako sa bewang ko. Tumango ako sa kanya at ngumiti. Alexa, anong sabi niya? Alam ko kung ano ang itinatanong niya pero paano ko sasagutin ang tanong niya? Paano ko sasabihin sa kanya na ang kanyang susunod na yugto ay pagpapakamatay? Bumilis ang tibok ng puso ko nang maalala ko ang sinabi ng doktor. Nothing special. Pinapainom lang kita ng gamot sa oras at ngumiti at humalik sa pisngi niya. Tinitigan niya ako saglit at hindi umimik, tumango lang siya sa akin at alam kong hindi siya naniniwala sa akin. Sebastian, huwag mo na lang isipin, okay? Magiging maayos din ang lahat. Ayaw niyang pagdudahan niya ang kanyang sarili at mag-overthink. Alexa, huwag mo akong iwan, okay? With that, sinubsob niya ang mukha niya sa leeg ko. Nanuyo ang lalamunan ko dahil sa sinabi niya. Gusto kong umiyak pero pinilit kong tumulo ang luha ko. Hindi ako aalis, hinaplos ko ang buhok niya at hinalikan ang ulo niya habang nagsasalita. Tapos inangat niya ang ulo niya at nakangiting tumingin sa akin. I bought something for you. With that, may kinuha siya sa bulsa niya at inikot ako. Tapos may naramdaman akong malamig sa leeg ko at tiningnan ko at may nakita akong kwintas. Ito ay ang parehong bulaklak ng aking singsing ngunit ang mga talulot ay maliliit na pulang brilyante. Sebastian, you don't have to. It's already enough, sabi ko sabay halik sa leeg ko. Huli akong iniharap ni Sebastian at hinalikan ang noo ko. Huwag na huwag mong tatanggalin ang mga to. Kahit anong mangyari, itago mo yan. Tumango ako sa kanya at ngumiti. I have to go to the office now, Alexa. Ihahatid na lang ni Dad si Gabriel saglit. Maghanda kayo ng alas 6:30 ng gabi at babalik ako para kunin kayong dalawa. Kinagat ko ang ibabang labi ko at tumango pero deep inside ayokong umalis siya. Hinalikan ni Sebastian ang noo ko nang tumalikod na siya para umalis. Sebastian, be safe, mabilis kong hinawakan ang braso niya at hinalikan siya sa pisngi nang marinig ko siyang tumawa. Of course, your husband will always be safe for you. He playfully winked at me at pumasok na sa elevator. Napangiti ako dahil sa sinabi niya. Pumasok ako sa kwarto at naghubad ng damit at sinuot ang isa sa mga sando ni Ryan dahil komportable lang itong suotin. Pagkatapos ay nilinis ko ang kwarto ni Gabriel at nakita ko ang napakaraming chocolate cover at chips cover. This boy talaga. Tapos pumunta ako sa sala at naglinis at nakita ko ang napakaraming upos ng sigarilyo sa ilalim ng sofa. Kumalabog ng husto ang puso ko nang makita ko kung ilan yun at kung kay Sebastian ba lahat yun. Huminga ako ng malalim at mabilis na natapos ang paglilinis. Pagpasok ko sa kwartong tinutuluyan namin ni Sebastian kanina, binuksan ko ang closet niya at tiningnan at matagumpay kong nakita ang mahigit 4 na pakete ng sigarilyo at ang iba ay wala ng laman. Kailan niya ginamit ang mga bagay na ito? Nabalot ng galit ang puso ko at itinapon ko silang lahat sa basurahan. Hindi ko alam kung may sakit na siya dahil sa paninigarilyo. Mommy, I'm home, narinig ko ang boses ni Gabriel at dali-dali akong lumabas ng kwarto at nakita kong nakangiti sa akin si Gabriel. Nasaan si Lolo? Tanong ko sa kanya dahil hindi ko nakita ang daddy ni Sebastian na kasama ni Gabriel. Pumunta si Lolo sa opisina dahil tinawag siya ni daddy. Tumango ako sa kanya at binuhat siya habang nakatingin sa akin na may malaking ngiti. Sobrang cute niya. Mommy, did daddy gave this? So pretty, wika ni Gabriel sabay hawak sa kwintas ko. Oo, binigay ni daddy, ngumiti sa kanya habang nakayakap sa leeg ko ng sobrang higpit. May tindahan si daddy na gumagawa ng mga color stones, mommy, napangiti ako dahil sa sinabi niyang color stones. At syempre nasa daddy niya ang lahat. Yung mga colored stones is called diamonds, baby. Don't say color stones, hinalikan ko siya sa ulo at dinala siya sa kwarto niya at pinaliguan. Pagkatapos ko siyang palitan ng damit ay dinala ko siya sa kusina. Anong gusto mong kainin, baby? Nag-lunch na ba kayo ni Lolo? Tanong ko sa kanya at mabilis naman siyang tumango. Kumain ako ng pizza. Pinagmamasdan ko siya habang sinasabi niya yun. Dinilaan niya pa ang labi niya. Oh my God, itong batang ito. Gagawan ka ni mommy ng cookies, okay? Hinalikan ko siya sa noo at iniupo siya sa countertop. Opo, mommy. With that, gumawa ako ng chocolate cookies para sa kanya. Nang matapos ako ay binigyan ko ng cookies si Gabriel at dinala siya sa sala habang inilagay ko siya sa sofa.
Baby, sabi ni Daddy, lalabas tayo for dinner. Ngayon ay 5:30 na ng gabi kaya manood ka ng cartoons hanggang alas 6 at maghahanda na tayo. Binuksan niya ang TV at hinalikan siya sa pisngi. Kumuha siya ng mouthful cookie at ngumiti sa akin. OMG ang kanyang mga ngipin. I'll take a shower and come, baby. With that, pumasok na ako sa kwarto at pumasok sa banyo at nag-shower. Pagkatapos ay nagsuot ako ng bathrobe at lumabas ng kwarto. Pinuntahan ko si Gabriel and found he's still watching cartoons habang tumatawa ng malakas. Bumuntong hininga ako at pumasok sa kwarto at nagpalit ng damit. Mommy, it's 6 now, narinig ko ang boses ni Gabriel nang matapos akong magsuot ng damit. Napakabuting bata, marunong talaga siyang makinig sa kanyang mga magulang. Sige, ihanda na kita, binuhat ko siya at pumasok sa kwarto niya. Pinalitan ko siya ng cute na cat hoodie at maong shorts, wow ang cute niya. Mommy, may sakit ba si Daddy? Ano? Tiningnan ko ang mukha ni Gabriel at nakita kong malungkot siya at nag-aalala. Paanong nagkasakit pa ang Daddy niya? No baby, bakit mo natanong yan? Tanong ko sa kanya habang hinahaplos ang buhok niya. Mommy asked him to go to the hospital, bumilis ang tibok ng puso ko. Narinig niya ba yon? Hindi, walang sakit ang Daddy niya. No baby, it was because Daddy said he has a friend in the hospital, that's why. Ayokong magsinungaling sa anak ko pero hindi ko masabi sa kanya kung ano ang problema ng Daddy niya. Oh, tumango si Gabriel sa akin at ngumiti. Nakahinga ako ng maluwag dahil hindi ko na ipapaalam sa batang ito at wala siyang alam sa mga bagay na iyon. Daddy, you're back. Mabilis na tumakbo si Gabriel patungo sa pinto ng kwarto niya at nilingon ko naman si Sebastian na kakabuhat lang ng anak niya. Tumingin ako sa kanya at ngumiti nang lumapit siya sa akin at hinalikan ang noo ko. Let's go. May pupuntahan din tayo, somewhere. Saan? Tanong ko sa kanya at umiling naman siya sabay ngiti. Ayaw niya pang sabihin sa akin. Sandali kong pinagmasdan ang ngiti niya at napabuntong hininga. Okay lang basta masaya siya. Bakit ako ganito? Kinagat ko ang pangibabang labi ko at pinagmasdan ang gwapong mukha ni Sebastian pagpasok namin sa sasakyan. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko dahil sa lalaking ito. Masama talaga ang pakikitungo niya sa akin noong una kaming magkita at nirape pa niya ako at sinaktan pero hindi siya ang taong nanakit sa akin. He was just so gentle and caring kaya paano ako mananatili nang hindi may in love sa lalaking ito. Anyways, asawa ko na siya. Ipinanganak ko pa ang anak niya kaya walang paraan para iwan ko siya at ang anak namin. Akala ko dahil sa kanya lahat ng nangyari 4 years ago pero hindi niya kasalanan. Hindi niya alam. Mabilis akong umiwas ng tingin sa kanya dahil ayokong umiiyak na parang bata palagi. I have no idea about what's happening to me but I could clear feel that my heart belonging to him. Mahal ko siya. Halika sa opisina, may importante akong sasabihin sa iyo. Tumingin ako sa phone ko at binasa ang mensaheng ipinadala sa akin ni Kent. Umuwi ako sa bahay kasama si Alexa at sinabi ko sa kanya na hintayin ako para maghapunan. Then I came to the office at nakita kong nandoon na si Kent. Anong meron? Tanong ko sa kanya pagkaupo ko sa sofa. Tinitigan niya ako saglit at bumuntong hininga. Siya nga siya, si Marian. Matapos silang kidnapin ni Janos, nakatakas na siya sa mga lalaking kumidnap sa kanila. At tumakbo na siya sa kalsada para may makasalubong at tumawag sa bahay, pero nabangga siya ng sasakyan habang tumatakbo kaya nawala ang mga alaala niya tungkol sa kanyang nakaraan, kaya ibinigay nila ang dalawa sa isang mahirap na mag-asawa na walang mga anak. Hindi ko pa rin mahanap kung sino ang gumawa nito pero nagpadala na ako ng mga tauhan ko para subaybayan ang isang tao at pagkatapos namin siyang mahuli ay malalaman na namin ang totoo. Anyways, I found those things from a old woman. Sabi niya may dala-dalawang phone number si Alexa. It's been so many years but she said she cannot forget the face of that little girl and the way na nabangga siya ng kotse, Kent, natapos ang sinasabi niya sabay buntong hininga. Sumasakit ang puso ko dahil sa nangyari sa kanya. Nauwi sa paghihirap ang buong pagkabata niya dahil doon. Nakuha mo ba ang dalawang numero sa kanya? Tanong ko sa kanya habang tumango siya at kumuha ng papel. Binigay niya sa akin ang papel at nakita kong puno ito ng dugo at isang numero lang ang makikita pero limang numero lang ang malinaw na makikita. Ang isa ay nawala dahil sa dugo. 10998. Bakit napaka-pamilyar nito? 10998.
Hindi, imposible diba? She hated me when she was a kid pero paano na lang ang dati kong phone number? Kumalabog ng husto ang puso ko dahil tatawagan niya ako noong araw na iyon. Naalala niya lang number ko. Baka yung ibang number kay Mark. Hindi ako nagkakamali na ito ang huling 5 digit ng numero ng aking telepono. Ano yon, Sebastian? Tanong sa akin ni Kent habang nakaupo sa tabi ko. Naaalala mo ba ang aking lumang numero ng telepono bago tayo pumunta sa kampo ng militar? Tanong sa kanya dahil siya ang nag-save ng mga numero ng lahat at itinatago ang mga ito sa kanya. Palagi niyang sinasabi na lahat ay pahalagahan sa hinaharap. Oo, pero wala ako ngayon. I'll let you know it when I'm home, sabi ni Kent sabay kuha ng papel sa kamay. Isn't it my old phone number's last 5 digits? Nakasandal sa sofa at nagtanong sa kanya. Agad siyang tumingin sa akin at muling tumingin sa papel. I think but I only remember this 998. I'll tell you, tumango ako sa kanya at pumikit. How come she remembered your number? Diba lagi kanyang pinapagalitan at sinasabing she hates you? Napangiti ako dahil sa sinabi niya. Of course she hated me because I ate her favorite food every day and the other thing is pumasok ako sa kwarto niya habang nagpapalit siya ng damit nang hindi kumakatok sa pinto. Wala akong nakita kundi ang kanyang mga balikat at ilang pulgada ang taas mula sa kanyang mga tuhod ngunit gayunpaman ay sinaktan niya ako noong araw na yon. Hindi ko rin alam yon, napatingin ako kay Kent at nakangiting nagsalita nang marinig ko siyang tumawa. Baka childhood crush ka niya, natatawang sabi ni Kent sabay kuha ng box ng sigarilyo niya. Childhood crush? I really doubt that. I grabbed one from the box and lit it up as I put it between my lips. Anyways, you married the young lady of the Mondragon family. Wait, Sebastian, there was an engagement announced between 2 families, right? So it was Marian and you. Fuck. Sigaw ni Kent habang nakatingin sa akin at pasimple akong tumango sa kanya. Siyempre dahil sa pagkakaibigan ng aming mga pamilya ay inireto ako kay Marian dahil siya lang ang babae sa kanilang pamilya. Paano kung maalala ni Alexa ang lahat at natagpuan siya ni Mark? I wasn't scared of Alexa reigning her memories but I was scared to face what would happen if Mark found his sister. She's my wife and there's no way I would let go of my wife. She's already a member of the Madrigal family so Mark will not be able to do much about it. Just simply she's mine. A wife belongs to her husband and not sa kapatid niya. Minitian ko si Kent at nagsalita habang tumatangu-tangu siya sa akin. Kaya pala bigla-bigla ka na lang nagpakasal sa kanya. Truth cannot be hidden forever. Mark will find the truth soon, tama siya. Ilang taon nang hindi mahanap ni Mark ang magkapatid pero hindi pa rin siya sumusuko. Hindi lang iyon ang dahilan. Gusto ko siyang pakasalan simula pa lang sa unang araw na nakita ko siya at simula pa lang noong unang araw ko siyang sinipingan. Pero pagkatapos kong matagpuan ang katotohanan ay nagpa siya akong pakasalan siya sa lalong madaling panahon at bigyan siya ng katayuan bilang asawa ko at ina ng aking anak. Ibinato ko ang upos ng sigarilyo at sinabing dahil ako ang dahilan kung bakit nawala ang bawat mahahalagang bagay niya, maging ang kanyang pagkabirhen. She deserves more than this, Kent. Look at the life she spent while she was the young lady of the Mondragon family. Kung kasama ni Janus at Alexa ang tunay nilang pamilya, hinding-hindi mamamatay si Janus at hindi na kailangang maging surrogate si Alexa. Anong ginawa mo sa kaibigan ni Alexa? Tanong ko sa kanya habang nakatingin sa akin at bumuntong hininga. Ang complicated niya. Tinanong ko siya kung bakit siya nakatira sa mura at hindi ligtas na lugar. Simple lang naman ang sinabi niya na wala siyang pera at hindi siya nakikitulog sa mga lalaki para humanap ng kaluwalhatian. Sinabi niya talaga ang tungkol sa akin. She has said the truth. You sleep with women and give them glory. Kent, stop that dumb lifestyle. Naiinis akong tumingin sa kanya and found he was pressing his lips to a straight line. I haven't slept with women, Sebastian. It feels disgusting to touch other women after I see her, but I want to sleep with her, tumingin sa akin si Kent ng seryosong tingin. Yun lang, hindi mo pa nagawa ang bagay na yun. Tanong ko sa kanya na may gulat na boses dahil gulat na gulat talaga ako. Alam ng bawat lalaki at babae sa lungsod na ito ang karakter ni Kent pero ano? May nakakita na ba sa akin na natutulog na may kasamang babae o nagising sa iisang kama?
At least sinong lalaki ang nakakita sa akin ng publiko na may kasamang babae o babae sa bahay ko? Yan si Sebastian. Ang mga babaeng katulad nila ay hindi karapat-dapat makipagtalik. Ako, ayokong makitulog sa babaeng pasimpleng naghuhubad ng damit sa harap ng isang lalaki ng walang hiya. Masasabi ko ang tipo ng babae kapag nakikita ko ang mukha niya, ang dami kong nakita sa kanila, Sebastian. Yung mga mata nila, kumikinang nang makakita sila ng pera pero hindi katulad ni Amelia. Just look at her. She's just nakakainis. Bumuntong hininga ako at tumango sa kanya. Ganoon din ang nangyari sa akin pagkatapos kong hawakan si Alexa. Walang babaeng makakapantay sa kanya, natutuwa ako dahil sa wakas ay aalis na rin si Kent sa buhay na kanyang kinagisnan. Paano ko gagawin para mahalin niya ako? Iniwasan niya ako. Hindi man lang siya nagpasalamat nung pinasakay ko siya. Natatawa ako sa sinabi niya. Tingnan mo kung anong nangyari kay Kent Madrigal. Siya ang unang babaeng pinasakay mo, tama ba ako? Pang-aasar ko sa kanya habang dumilim ang mukha niya. Siyempre tama ako kasi may standards talaga siya pagdating sa babae. Sex lang at wala nang iba pa pero hindi na sex ngayon, blowjob lang at wala nang iba pa. Walang sakay, walang date at ni hindi niya hinuhubad ang buong damit sa harap ng isang babae. Nakipaghalikan ka na ba sa babaeng nagbigay sa iyo ng panandaliang aliw? Tinanong ko siya dahil gusto kong malaman. Walang maniniwala kung sasabihin niyang hindi siya nakipaghalikan sa babae pero naniniwala ako sa kanya kung sasabihin niyang hindi. No. Fuck off. Tumayo siya sa upuan at tiningnan ako ng madilim ang mukha, tama ang hula ko. Wala pa siyang nahalikan na babae. So, lips are still virgin. Hindi lang lips. Lalo ko pa siyang inaasar dahil ang saya-saya talaga simula pa noong mga bata pa kami. Ang panunuksu sa kanya ay isang bagay na higit sa kaligayahan. You better shut your fucking mouth, Sebastian. Pagkatapos ay umalis na siya. Natawa ako ng ilang minuto dahil sa mukha niya na ngayon lang niya nakita. Saka ko naalala kung gaano kaganda si Alexa ngayon. So fucking gorgeous. Ang kanyang ngiti ay isang bagay na talagang minahal ko sa aking buhay. Bigla kong naalala ang mukha niya nang lumabas siya pagkatapos makipag-usap sa doktor. Malinaw kong naramdaman na nakatingin siya sa akin at may iniisip siya. Gusto ko sanang malaman pero tinago niya lang iyon ng nakangiti. Alam kong tungkol ito sa akin at nag-aalala siya. Napabuntong hininga ako sa kakinuha ang phone ko at tinawagan. Ayusin mo ang mansyon na pupuntahan ko mamayang gabi, walang kwenta ang pananatili sa apartment. Walang hardin at walang sariwang hangin, hindi man lang malayang makapaglaro si Gabriel. Nanatili ako sandali sa opisina at tiningnan ang mga schedule ng pagpupulong at tiningnan ang oras at nakita kong halos alas 6 na ng gabi kaya kinuha ko ang aking coat at lumabas ng kumpanya at sumakay ako sa aking sasakyan. Pagkatapos ay nag-drive na ako papunta sa apartment ko at pumasok, habang naglalakad papunta sa kwarto ni Gabriel dahil narinig ko ang boses ni Alexa at Gabriel. Daddy, you're back, tumakbo si Gabriel papunta sa akin at itinaas ang mga braso niya. Umiti ako at mabilis siyang binuhat at hinalikan sa noo. Tapos naglakad ako papunta kay Alexa at hinalikan siya sa noo. Let's go. We have to go somewhere too. Gusto ko silang ihatid sa bago nilang bahay. Saan? Tumingin sa akin si Alexa at nagtanong with a cute expression. Umiling ako at umiti habang kagat-kagat ang ibabang labi niya. Sobrang cute. Habang nagmamaneho ako ay naramdaman kong nakatingin sa akin si Alexa pero hindi ko siya nilingon dahil ayokong makita ang malungkot niyang expression but yet it was filled with love and care. Hindi ko siya nilingon pero alam ko ang iniisip at pag-aalala niya. After having dinner I asked Alexa to wait in the car with Gabriel and went to buy snacks for Gabriel because he was asked me to buy ever since we started to have dinner. Marami pa nga ang gusto niya sa kanila. Bumili ako ng isang malaking bag ng merienda para sa kanya at sumakay ako sa kotse. Salamat daddy, sigaw ni Gabriel pagkapasok ko sa sasakyan. Malapit nang mabingi ang tenga ko. Bakit hindi ko nalang itali ang bibig niya? Don't shout against daddy's ear baby. It's bad, nakakunot ang noo ni Alexa habang kagat-kagat ang ibabang labi at tumingin sa kanya. Tapos tumingin siya sa akin. Sorry daddy, gusto kong sambahin si Alexa para sa tulong niya at hindi ako makapaniwala na bumulong si Gabriel sa tenga ko. Umiti ako sa kanya at hinaplos ang buhok niya habang tumatawa at niyakap ng mahigpit si Alexa. Saan tayo pupunta, Sebastian?
Tanong ulit ni Alexa sa akin at napatingin ako sa mukha niya at nakita ko ang curious na expression niya. I smiled at her without telling anything at nag-drive na papuntang mansion. Pagdating namin sa mansion ay pinagmasdan ang gulat na mukha ni Alexa. Bumaba ako ng kotse at pumunta sa gilid niya habang pinagbuksan siya ng pinto. Kinuha ko si Gabriel sa kanya pagkalabas niya ng sasakyan. Nasaan tayo, Sebastian? Pinulupot ni Alexa ang mga kamay niya sa braso ko at nagtanong habang nakatingala sa akin. Bagong bahay. We're staying here from now on. Tinignan niya ako saglit at napakagatlabi. Kung gayon, ano ang tungkol sa apartment? Tanong niya sa akin na may pag-aalalang tingin. Napabuntong hininga ako dahil alam kong iniisip niya na nagsasayang ako ng pera. Masyadong maliit para mabuhay, Alexa. Wala man lang garden. Bumuntong hininga siya at ngumiti sa akin habang tumatango. Nakahinga ako ng maluwag dahil ang hirap e impress ng babaeng ito. Ang ganda. Hinalikan ni Alexa ang pisngi ko at sinabi. Tumango ako sa kanya at tumingin kay Gabriel na abala pa rin sa kanyang chip packet. Gabriel, tignan mo, hinalikan ko siya sa nuo sa bailingon sa paligid. Daddy, so beautiful. Pwede ba tayo dito? Tanong niya habang hinahalikan ang mukha ko. Tumango ako sa kanya at hinalikan ulit siya sa pisngi. Pagkatapos ay pumasok na kami sa bahay. Welcome young master and young lady. Title young master is also here. Si Tito Herman ang mayordomo ng bahay na ito at inalagaan niyang mabuti ang bahay. Tumango ako sa kanya at pumasok sa bahay at tumingin kay Alexa. Gulat na gulat siyang tumingin sa paligid. I bet hindi pa siya nakakapunta sa ganitong klaseng lugar pero kumirot ang puso ko dahil hindi siya nabibilang sa mundong ginagalawan niya. Napabuntong hininga ako at pinagmasdan ang bawat ekspresyon niya. I could feel she's happy but she was not a woman who loved this kind of thing. Ang gusto lang niya ay pagmamahal. Young master, maghahanda ba ako ng hapunan? Tanong ni Tito Herman habang nakangiti sa akin. No, we had dinner. With that, tiningnan ko ang oras at nakita kong halos alas 10 na ng gabi. Gabriel, tulog na. Hinawakan ko si Alexa sa bewang niya at dinala sila sa kwarto ni Gabriel. Alexa, maligo ka na sa kwarto natin. Ipapakita sa iyo ni Tito Herman ang kwarto, sabi ko habang nag-aalangan siya saglit at tumango. Pagkaalis niya ay dinala ko si Gabriel sa washroom at hinugasan habang naliligo din ako. Wala akong damit para kay Alexa dito. Para kay Gabriel lang. Bumuntong hininga ako at kinuha si Gabriel palabas ng kwarto at pinalitan siya ng pajama at inihiga sa kama. Half asleep na siya. Hinalikan ko ang noo niya nang makita kung pumasok si Alexa sa kwarto. Holy shit! Pinagmasdan ko siya habang papalapit siya at umupo sa tabi ko. Nilibot ko ang mga mata ko sa buong katawan niya and found she's just so damn sexy and gorgeous with my black shirt. Her creamy white legs were exposed and I gulped as I saw her beauty. Good night baby. Mommy loves you so much. Yumuko si Alexa kay Gabriel at hinalikan ito sa noo. Natigilan ang katawan ko nang dumidikit ang dibdib niya sa ibabang hita ko dahil kailangan niya akong lampasan para mapalapit kay Gabriel. Kinalma ko ang sarili ko at tumingin kay Gabriel at nakita kong tulog na siya. With that, Juliana stood up at lumabas ng kwarto. What the hell? Hindi man lang niya ako nilingon. Itong babaeng ito. Sweatpants lang ang suot ko at mabilis akong tumakbo palabas ng kwarto nang walang pakialam kahit sando. Pumunta ako sa master bedroom at nakita kong sinusuklay ni Alexa ang mahabang buhok niya. Naalala ko bigla ang unang araw na nakita ko siya at ang buhok niya ay abot bewang pero tignan mo siya ngayon. I really love her long hair kasi ang hirap humanap ng babaeng ganito natural at long hair. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa kanya at niyakap siya mula sa likod habang tumatawa siya sa katawan ko, chuckled at binalingan niya ako. Seducing me. Hinawakan ko siya sa bewang niya at idiniin ang katawan niya sa katawan ko. Dahan-dahan niyang ipinulupot ang mga braso niya sa leeg ko at ngumiti. Hindi ako mahilig sa mga lalaking may asawa. Fuck, nang-aakit ba talaga siya sa pagsasalita at pag-arte ng ganito? Pagkatapos ay pinaglakbay niya ang kanyang mga daliri sa likod ng aking ulo at ngumiti ng husto. Pero bilib ako sa mga babaeng may asawa. With that, binuhat ko siya at inihagis sa kama at inaakyat siya. Narinig ko ang matamis na tawa ni Alexa habang nakasubsob ang mukha sa isang unan.
Napangiti ako at sinimulan ko siyang kilitiin habang siya ay tumawa ng malakas. Sebastian, stop it, you dumb, natawa ako dahil sa cute niyang expression. Pulang-pula ang mukha niya. Sa wakas ay napatigil ako sa aking mga aksyon nang makatanggap ako ng isang malakas na sampal sa aking balikat. Bakit ka ba nakakainis? Napangiti ako sa kanya dahil may mga ugali na hinding-hindi mawawala. Tiningnan ko ang ngiti sa kanya at nakita kung iyon ang pinakamagandang bagay na nakita ko. I kissed her forehead and leaned beside her as I turned her to face me. Nahihiyang ngumiti si Alexa at hinalikan ako sa pisngi. Umiti ako sa kanya at inilagay ang kamay ko sa mukha niya at hinaplos ang labi niya gamit ang hinlalaki ko. Napakarilag. Tumapit siya sa akin at sinubsob ang mukha niya sa dibdib ko. Paano mo nagawang gawing ganito kaliit ang bewang mo? Tanong ko sa kanya habang hinihimas ang bewang niya. Mabilis siyang tumingin sa akin at ngumiti. Wala akong ginawa. Dahil marami akong part-time job at nag-aalaga ako ng isang maliit na babae at bilang yaya niya araw-araw kailangan kong magsanay ng ballet dancing kasama siya. Inilibot niya ang kanyang mga daliri sa buong dibdib ko at nagsalita na may kasamang ngiti. Sumikip ang puso ko dahil sa buhay na ginugol niya noon. Then you tell me, young master, how did you manage to fix this hot body that has unlimited stamina? Tumawa ako ng malakas dahil sa sinabi niya. Nakasimangot pa siya sa akin habang nagsasalita. Hindi ko napigilang matawa dahil sa cute at childish niyang ugali. Gusto mo ang katawan ko? Pang-aasar ko sa kanya at kinagat niya ang ibabang labi niya habang namumula. I should like my husband's body. Marahan niyang kinurot ang tiyan ko at nilibot ang mga daliri niya sa itaas na bahagi ng katawan ko sa nakakatawang paraan. Sebastian, ano ito? Anong nangyari? Biglang tanong ni Alexa na may pag-aalala sa mukha. Hinawakan niya ang likod ng bewang ko. Napatingin ako sa mukha niya at nakita kong nakatingin siya sa akin na may takot habang hinahaplos ang bewang ko. Agad siyang bumangon at binaligtad ako habang tinitingnan ang peklat sa likod ng bewang ko. Kailan ka binaril? Tanong niya sa akin habang hinahaplos ang peklat. Tumabi ako sa kanya at hinawakan siya sa bewang niya at hinila ko siya palapit sa akin pero nasa peklat pa rin ang kamay niya. Tell me, tanong niya ulit sa akin na may naiinip na boses. Hinalikan ko siya sa noo at ngumiti sa kanya. When I was 20, sabi ko habang nakatingin siya sa akin na may pag-aalala sa mukha. Then she bit her bottom lip and pouted. Anong nangyari? Tiningnan ko ang cute niyang ekspresyon at napabuntong hininga. Nagpunta ako sa kampo ng militar noong ako ay 18 at nanatili ako doon ng halos 5 taon. Isang araw kailangan namin magmisyon at nabaril ako dahil sa katangahan ni Kent. Nilagay ko ang kamay ko sa mukha niya at hinaplos ang malambot niyang pisngi. Bakit? Walang giyera sa bansa. She looked at me with a curious face and hugged my waist. Oo, walang giyera pero napakaraming sikretong misyon ang umiiral Alexa, at ang mga lalaki sa aming pamilya ay pumupunta sa kampo ng militar. Kahit ang daddy at lolo ko, ilang taon na sila sa kampo ng militar na tulad ko. Pinagmasdan akong mabuti ni Alexa at inilagay ang kamay niya sa mukha ko. Kahit si Gabriel ay dapat pumunta kapag siya ay 18. Biglang nagbago ang ekspresyon niya at nabalot ng takot. Walang mangyayari sa kanya, trust me. I don't think he would even get a scar like me. He's a genius, sabi ko habang nakahinga ng maluwag si Alexa at ngumiti. Of course he should not be torpe like you. He's just a genius like his mommy, proud to na sabi nito habang nakataas ang baba. Talaga, torpe ako. Kinurot ko ang pisngi niya at tinanong habang tumatango siya at nagsimulang tumawa. Umiti ako sa kanya at hinalikan ang kamay niya habang nakahawak siya sa mukha ko. I felt fucking possessiveness and happiness nang makita ko ang singsing sa kamay niya. Akin siya at walang makakapagpabago sa katotohanan iyon. Sebastian, kailangan mo bang pumunta ulit dun in the future? Biglang lumapit si Alexa sa akin at nagtanong. Pumunta saan? Hinawakan ko siya sa bewang niya at idiniin ko ang katawan niya sa katawan ko at nagtanong. Sa kampo ng militar, pinagmasdan ko ang mukha niya at halatang hindi niya gusto ang ideyang iyon. Hindi, umiti ako at hinalikan siya sa noo habang nakahinga siya ng maluwag. Tumingin ako saglit sa labi niya at gusto ko siyang halikan kaya idiniin ko ang labi ko sa kanya.
Pagkatapos ay niyakap ako ng mahigpit ni Alexa at humulik sa akin. With that, Alexa hugged me tightly and kissed me back. Natawa ako dahil sa sinabi niya. I could clear feel her breasts against my chest and I wanted to ravish her, but I didn't let myself lose control because I had her enough today and she was so tired because of me. Sebastian, not ama ni Alexa yung kamay ko kasi pinadulas ko yun sa shirt niya. Walang pakialam sa kanyang mga hampas ay hinalikan ko siya ng mapusok habang hinahawakan ang kanyang mga dibdib. Bakit wala kang suot na bra? Tanong ko sa kanya habang nakadikit ang labi niya at nakatingin sa akin. Nakakainis naman suotin habang natutulog, natatawa kong sabi sa kanya. Nagsasalita siya habang nakatingin sa dibdib ko. That's great, don't wear. With that I placed her beneath my body and unbuttoned the first two buttons on the shirt. Sebastian, di ka pa ba sapat ngayon? Don't act like a horny pervert, sigaw ni Alexa sa akin habang sinisimulan kong hawakan ang kanyang mga dibdib. I don't want sex. I just wanted to touch this because it's beautiful and soft. I really love, wika ko habang pinipisil-pisil ang malambot niyang cotton wool bilang mga dibdib niya. So comfortable and fluffy, pumikit ako para maramdaman. Fuck comfortable, perverted jerk, at sinampal ako. Ouch! Sinampal niya lang ako. Iminulat ko ang mga mata ko at napatingin kay Alexa and found she was looking at me habang nakataas ang kilay. Asawa mo ako kaya pwede kong gawin, paliwanag ko sa kanya at hinalikan ang kanyang mga dibdib. Bakit mas komportable ang pakiramdam na ito kaysa sa pakikipagtalik? My wife is so delicate and gorgeous, pang-aasar ko pa sa kanya at nakakuha ulit ako ng isa pang sampal mula sa kanya. Inangat ko ang ulo ko at tinignan ang namumula niyang mukha at nakita kong nakatingin pa rin siya sa akin. Mabilis kong hinalikan ang mga labi niya at muling gumalaw dahil mas gusto kong maramdaman. Kinurot ni Alexa ang balikat ko at napasigaw. Walang pakialam ginawa ko ang gusto ko at sa wakas ay nilakbay niya ang kanyang mga daliri sa aking buhok at ang sarap sa pakiramdam. Sa wakas ay nagawa kong pilitin ang aking sarili na huminto at hinayaan siyang matulog ng mapayapa. Kinalma ko ang aking pagnanasa at napatigil habang nakatingin kay Alexa. Napangiti ako dahil nakita ko siyang natutulog pero ang kamay niya ay nasa buhok ko. Binuton ko ang shirt niya at tumabi sa kanya habang yakap-yakap ko ang maliit niyang malamanika na katawan para matulog. Good night asawa ko, hinalikan ko siya sa noo at pumikit para matulog dahil nakakagaan talaga ng isipan ko ang kasama ko. Nagising ako kinaumagahan nang may naramdaman akong humahaplos sa pilak mata ko. I decided to ignore it and sleep pero hindi ko magawa dahil napangiti ako nang hindi sinasadya. Hinawakan ko ang kamay na dumampi sa pilak mata ko. Hayaan mo akong matulog ma'am. Iminulat ko ang mga mata ko at napatingin kay Alexa na pinagmamasdan ang mukha kong natutulog. Tapos ngumiti siya at umiling habang hinahalikan ang pisngi ko. Okay, then let's do morning exercises. I flipped her and placed myself on top of her body and kissed her neck. Sebastian, stop, I should go and check Gabrielle. She tried to push me away pero hindi ko siya hinayaan at hinalikan na lang siya habang tinatanggal ko ang sando sa katawan niya at hinubad ang pantalon ko. Pagkatapos ay sinimulan kong gawin ang inaasahan kong gawin. Ginawa ko ito ng dalawang beses at gusto ko pa. Daddy, Mommy, pwede ba akong pumasok? Napatigil ako sa ginagawa ko nang marinig ko ang inaantok na boses ni Gabrielle mula sa labas ng kwarto. Fuck, kailan siya nagising? Get off Sebastian. My baby boy is awake, itinulak ako ni Alexa palayo sa katawan niya at bumangon ng mabilis niyang hinablot ang sando at isinuot. Pagkatapos ay tumakbo siya sa banyo. Bakit ang aga namang nagising ni Gabrielle? Shit! Hindi pa ako tapos, sinuot ko ang pantalon ko at binuksan ang pinto at pagbukas ko pa lang ng pinto ay nakita ko si Gabrielle na nakaupo sa sahig habang nakasandal sa dingding. Bumilis ang pintig ng puso ko sa guilt dahil sa nakita ko. Daddy, good morning, mabilis akong nilingon ni Gabrielle at sinabi. Initian ko siya at binuhat ko siya sabay pasok sa kwarto. Good morning my little young master, hinalikan ko siya sa noo habang pinulupot niya ang maliliit niyang braso sa leeg ko at hinalikan ang mukha ko. Nasaan si Mommy? Tanong niya sa akin habang inihiga ko siya sa kama. Umupo ako sa tabi niya at ginulo ang buhok niya. Naliligo si Mommy, tumango si Gabrielle sa akin at bumagsak sa kama at nilingon ko siya at sinimulan siyang kukulitin. Tumawa siya ng malakas at parang si Alexa. Daddy stop,
He laughed through his tears and finally napatigil ako. Then suddenly he touched the bed and looked at me. Ano iyon? Daddy, bakit basa ang mga kumot? Napatingin ako kung saan niya hinawakan at mabilis na hinawakan ang mga kamay niya at bumuntong hininga. Bakit hindi ko sabihin sa kanya dahil nag-ambala siya sa amin? Dinala ko siya sa kandungan ko at hinalikan sa nuo. Pagkatapos ay lumabas ng banyo si Alexa at ngumiti ng malapad kay Gabriel. Mommy, good morning. Nahihiyang ngumiti si Gabriel kay Alexa nang lumapit ito at hinalikan ito sa nuo. Nasa balikat ko ang basang buhok ni Alexa habang nakayuko para halikan si Gabriel. Tumakas ang pintig ng puso ko dahil sa kagandahan niya at lalo na sa kanya. Good morning, baby. Bakit hindi niya ako matawag na baby? Si Gabriel lang ang tinatawag niya. Mommy, bakit basa ang mga kumot? Biglang tanong ni Noel habang ipinapakita ang basang lugar sa kama. Tumingin sa akin si Alexa at saka tumingin sa lugar na ipinakita ni Gabriel. Kinagat niya ang ibabang labi at bumuntong hininga. Umisi ako sa kanya dahil namula ang reaksyon niya at ang mukha niya. Ang cute niya. Nothing, baby. I think it's your daddy's sweat, baby. Isang malakas na tawa ang pinakawala ni Alexa sabay kuha kay Gabriel sa akin. Talaga, daddy. Tumingin siya sa akin at naguguluhan na nagtanong at tumango naman ako sa kanya. Tapos ngumiti siya sa akin at humulik sa pisngi ni Alexa. Let's wash you, little prince. With that, Alexa took him out of the room at bumuntong hininga. Dali-dali akong pumasok sa banyo at naligo. Kailangan kong pumunta sa opisina pero ayoko. Hindi ba pwedeng manatili na lang ako sa bahay kasama ang mag-inang ito? Sinadya kong magpalipas ng oras sa banyo at tuluyang lumabas. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa closet at kumuha ng suit at nagpalit doon. Tapos pumasok si Alexa sa kwarto. Napabuntong hininga ako at pinagmamasdan ang kagandahan niya habang iniisip kung paano manatili sa opisina nang hindi siya nakikita. Pupunta ka sa opisina. Dumating si Alexa at tinanong ako habang inaayos ang kwelyo ng shirt ko. Pinulupot ko ang mga kamay ko sa bewang niya at tumango sa kanya. Anong oras ka babalik? Pinulupot niya ang mga braso niya sa leeg ko at nagtanong, parang ayoko nang pumunta sa office. Around 6 or 7 in the evening. Umiti siya sa akin at tumango. Napatingin ako sa labi niya at gusto ko siyang halikan kaya itinulak ko siya sa pader at hinalikan. Itinulak ko ang aking dila sa loob ng kanyang bibig at pinalalim ang halik. I heard the sound of our sloppy kiss and I smiled against her mouth because I really like kissing this woman. Enough, tinulak ako ni Alexa habang humihingal. Napatingin ako sa kanya at nakita kong namumula ang labi niya dahil sa akin. Sebastian, mag-almusal ka at may iinuman kang gamot, wika ni Alexa habang nakatingin sa mga mata ko. Bakit siya kinakabahan? Umiinom ako ng kahit ano basta binibigyan niya ako. I'll drink, hinalikan ko siya sa nuo at ngumiti habang tumatango siya sa akin na may masayang ekspresyon. With that, lumabas na kami ng kwarto para mag-breakfast. Alexa, I'll ask someone to bring you clothes and everything you need. Just stay home and don't go out alone. If you want to go out, there's a driver in here and go with him. Tumingin siya sa akin ng may pagtatanong na mukha. Sebastian, I'm not a kid, okay? I can take care of myself. Nakangiting wika niya at hindi ko maiwasang mapabuntong hininga. Paano ko sasabihin sa kanya na tinatago ko siya sa kapatid niya? Oo, pero hindi magandang lumabas ng mag-isa, prinsesa, kaya makinig ka sa akin, okay? Hinaplos ko ang mukha niya at tumango naman siya. Nakahinga ako ng maluwag dahil hindi na siya ang soplada na babae dati. Pagkatapos kong mag-almusal at magpakain kay Gabriel ay tumayo na ako para umalis, pero bago pa ako makaalis ay may humawak sa kamay ko. Napatingin ako kay Alexa na nakadikit ang labi habang nakatingin sa akin at naalala ko yung gamot ko. Bumuntong hininga ako at uminom ng gamot sa mga kamay niya at hinalikan siya sa nuo at kay Gabriel bago lumabas ng bahay. Hindi ko maiwasang lingunin ang asawa at anak ko dahil sila lang ang lahat sa akin at ayaw ko talagang lumayo sa kanila. Pagpasok ko sa kotse ay kinuha ko ang phone ko at tiningnan ito. Nakita kong nag-message si Kent at binuksan ko ito. Napapikit agad ako nang makita ko ang pinadala niya. Dati kong numero iyon. Nakaramdam ako ng matinding lungkot sa aking katawan habang iniisip ko ang kabataan ni Alexa, kaya nung araw na iyon ay dalawa ang numero niya sa kanya at ang isa ay akin. Bakit ko ito na-miss?
shit. It's been almost a month since I married Sebastian. Talagang inalagaan niya ako at hindi niya ako hinayaang makaramdam ng masama o hindi komportable. Araw-araw nahuhulog ako sa kanya at ngayon wala na akong paraan para kalimutan siya o iwan. Hindi ko akalay na marunong magmahal ang isang tulad niya. He never said that he loves me and I never said it too, but the way he acted and the way he care of me ay nagpakita ng lahat sa puso niya. Binigyan lang niya ako ng bahay at hindi ko man lang mailarawan ang bahay na binili niya para magkatuluyan kami sa mga salita. Gawa sa salamin ang mga dingding sa harapan ng bahay at kitang-kita ang buong garden at pool kapag dumungaw kami mula sa itaas. Isang luxury mansion lang. Ano bang nagawa ko para maging karapat-dapat ako sa ganitong buhay? Tinanong ko ang sarili ko dahil hindi ko maintindihan ang nangyari. Bigla akong napabalik sa katinuan nang marinig kong nagri-ring ang phone ko. Hello, sinagot ko ang tawag at narinig ko ang boses ni Sebastian sa pamamagitan nito. Alexa, we have to attend a charity gala tonight. I'll send you a dress. Be ready and stay. I'll come and get you at 7 in the evening. Nagsalita si Sebastian na hindi man lang humihinga. Sige, isama natin si Gabriel, diba? Tanong ko sa kanya dahil hindi niya binanggit si Gabriel. Hindi, Alexa, dadating si Dad ngayon at bahala na siya kay Gabriel dahil doon tayo magstay mamayang gabi at baka hindi tayo makatulog kaya matulog na siya ng maaga. Napabuntong hininga ako bilang pagsang-ayon. Hindi magising si Gabriel hanggang gabi. Okay, sabi ko sabay baba niya ng tawag na may tunog ng halik, itong lalaking ito. With that I went out and found Gabriel is playing with the puppy Sebastian bought him a few days ago. Gabriel, tawag ko sa kanya at mabilis siyang bumangon sa sahig at tumakbo papunta sa akin. Lalabas si Daddy at Mommy mamayang gabi. Paparating na si Lolo, stay with him okay? Tumingin sa akin si Gabriel at tumalon-talon. Yehey! Paparating na si Lolo, tuwang-tuwa talaga siya sa lolo niya dahil hindi niya masyadong nakakasama ang lolo niya at kasabay nito ang pagdating ng daddy ni Sebastian na may kasamang dalaga. Sino ang babaeng ito? Alexa, tutulungan ka niyang magbihis, it's already 5, mag-ready ka, ngumiti siya sa akin at sabi. Okay dad, tumango ako sa kanya at pumasok na sa bahay kasama yung babaeng yun. Madam, mag-shower ka na at halika na. Tutulungan kita sa pagsusuot nito, tumingin ako sa kanya at ngumiti habang nakatingin sa akin na may nahihiyang ekspresyon. Sige, wait here, I asked her to wait in the room at pumasok sa banyo para maligo. Nang matapos ako ay lumabas na ako ng banyo. Madam, let's start. With that lumapit siya at binuksan ang bag na dala niya sa kanya, inilabas ang napakalaking box. Pagkatapos ay kinuha niya ang damit at lumapit sa akin. Isa itong damit na kulay peach na may mga silver pearls, ang ganda. Si Sebastian ba ang pumili nito? Tanong ko sa kanya habang tumatango siya sa akin. Mr. Madrigal has booked a whole floor of our company and every gown in there is customized only for you, madam. Teka ano? Bumuntong hininga ako kasi nagsasayang lang talaga siya ng pera. With that she helped me to wear the dress and finally tapos na rin. Pumunta ako sa salamin at tiningnan ang sarili ko. Ang ganda ko talaga no. You look gorgeous ma'am, nakangiti siyang lumapit sa akin at inayos ang palda ng damit. Ang damit ay may asymmetric na peach na kulay na tumutukoy sa isang shoulder top na bahagi ng damit habang ang ball gown ay tumutukoy sa hugis ng body dress at ang bahagi ng katawan na puno ng silver pearls. Napakabigat lang ng palda ng damit dahil sa mga disenyong black and silver pearl. Magkano ang halaga nito? Ma'am, ayusin natin buhok mo, tumango ako sa kanya at umupo sa harap ng salamin. Magpapa-updo hairstyle ba ikaw ma'am? Tanong niya sa akin na puno ng kaba ang boses at mukha. Tiningnan ko siya sa salamin at ngumiti. Kahit anong gusto mo. Pagkasabi ko pa lang ay napatingin siya sa akin na may gulat na mukha sa katumango ng nakangiti. Pagkatapos ay mabilis siyang nag-updo hairstyle para sa akin at pinalamutian ang aking buhok ng ilang mga clip ng buhok na perlas at hinayaan niyang mahulog ang ilang hibla ng buhok sa aking mga balikat. Maganda naman ako diba? Tanong ko sa kanya habang tumatawa. Tumango siya sa akin at kumuha ng makeup sets. I've heard that Mr. Madrigal's wife is so gorgeous but this is the first time I'm seeing you. Really gorgeous and kind. Umiti ako sa kanya at tumango. Lipstick lang, ayoko sa ibang bagay. Tiningnan niya ako saglit at tumango habang naglalagay ng nude color lipstick at napabuntong hininga ako dahil tapos na.
Nagsuot ako ng heels at tumayo mula sa upuan. Ma'am, yung kwintas mo. With that, naglabas siya ng isang malaki at diamond-filled necklace at napabuntong hininga ako. Siyempre hindi, no. I'm wearing this necklace and earrings. No need for these things. Napatingin siya sa kwintas at hikaw ko bago tumango bilang pagsang-ayon. Hindi ko tatanggalin itong kwintas, singsing at hikaw kahit anong mangyari dahil si Sebastian ang nagsuot sa akin ng mga bagay na ito. Pagkatapos kong gawin ang lahat ay bumaba na ako at habang kinukuha ko ang phone ko, tiningnan ko ang oras at nakita kong alas 6:45 na ng gabi. Mommy, so beautiful mommy. Pretty fairy, tumakbo si Gabriel papunta sa akin at hinawakan ang palda ng damit ko at tumatawa. So gorgeous Alexa, napatingin ako sa daddy ni Sebastian na nakatingin sa akin na may ngiti sa labi pero ang ngiti niya ay malungkot lang. Naalala niya ba ang mommy ni Sebastian? Christina, umiti ako sa kanya at tumango habang nakayuko at umakyat sa taas. Pinanood ko siyang umalis at nakaramdam ako ng matinding kalungkutan dahil sa paraan ng pamumuhay niya. Tahimik lang siya at kalmado. Nakangiti lang sa lahat, buhay siya pero bakit pakiramdam ko wala siyang laman sa loob niya. Napabuntong hininga ako at hinaplos ang buhok ni Gabriel. Mommy, stay with daddy and don't go alone. Umiti ako kay Gabriel at kinurot ang pisngi niya dahil sa sinabi niya. Bakit naman? Tanong ko sa kanya habang namumula ang mukha niya at sinimulan niyang kagatin ang maliit niyang labi. May kukuha sa'yo, natawa ako dahil sa mga cute niyang iniisip. Sige, I'll stay close to daddy. Yumuko ako at hinalikan ang ulo niya habang nakangiti at tumango sa akin na may kasamang masayang ekspresyon. Then I heard the sound of Sebastian's car and after few seconds pumasok si Sebastian sa bahay. Daddy, you're back. Tumakbo si Gabriel papunta kay Sebastian habang nakataas ang mga braso. Come here my little troublemaker. Mabilis siyang binuhat ni Sebastian at inihagis pataas. I hate to see this kasi natatakot akong makita pero sobrang saya ni Gabriel nung ginawa yun ni Sebastian. Pinagmasdan ko sila at biglang may binulong si Gabriel sa tenga ni Sebastian at napatingin sa akin si Sebastian na may ngiti sa labi. Eat and sleep early baby. Mommy loves you. Naglakad ako papunta sa kanila at hinalikan sa pisngi si Gabriel at habang nakangiting tumango sa akin. Okay mommy. I love you mommy. I love you daddy. Sabay halik ni Gabriel sa pisngi naming dalawa at tumawa. Mahal na mahal ko ang batang ito dahil ang cute-cute niya. Pagkatapos ay bumaba ang daddy ni Sebastian at pinanood kami ng nakangiti. Dad, let me know if anything happened. Tumango siya kay Sebastian at ngumiti. Tumingin sa akin si Sebastian at ngumiti habang ibinababa si Gabriel. Pagkatapos ay ipinulupot niya ang braso niya sa bewang ko at lumabas ng bahay. Pagkatapos ay binuksan ng driver ang pinto ng sasakyan at sumakay na kami sa sasakyan. Pagka-start ng driver ng sasakyan ay sinara ni Sebastian ang bintana na naghihiwalay sa front seat at back seats ng kotse at idiniin ang labi niya sa labi ko. What the hell? Fucking gorgeous Alexa. I don't want to go there. I just want to do you here. He spoke while traveling his kisses all over my neck and collarbones. Hinawakan ko ng mahigpit ang sando niya at kinagat ko ang ibabang labi ko para pigilan ang pag-ungol ko. Sebastian, stop it. Nilagay ko ang dalawang kamay ko sa dibdib niya at sinubukan ko siyang itulak palayo sa katawan ko pero bakit parang gutom na hayop siya. Sebastian, stop it. Don't make me hit you here. Babala ko sa kanya dahil madali lang siyang mawala ng kontrol sa katawan ko lang. Ilang damit ang napunit niya nitong nakaraang buwan dahil sa kanyang inner beast. Hindi sinasadyang isang alinghing ang kumawala sa aking bibig nang ilapat niya ang kanyang magkabilang kamay sa aking dibdib. Pagkatapos ay sinimulan na niyang pisilin. Ang malibog na ito. Sebastian, stop. Pinilit kong manatili nang hindi umuungol dahil sa pagkakahawak niya. Tumingin siya sa akin at ngumisi bago hinalikan ang labi ko. Sa wakas ay tumigil siya sa kanyang mga aksyon at inayos ang kanyang damit na parang isang maginoo. Tapos tumingin siya sa damit ko at inayos. Hindi ko siya nilingon dahil galit ako. Alexa, I'm sorry, okay? Sa sinabi niyang iyon ay lalong lumaki ang galit ko. Naikuyong ko ang kamao ko at tinamaan ng malakas ang hita niya. You only know how to say sorry after your perverted deeds. Narinig ko ang tawa ni Sebastian nang matapos ko siyang sumbatan. Wala ka bang dalang lipstick? He whispered huskily against my ear with a chuckle at pumikit ako at huminga ng malalim.
Paano ako magkakaroon ng lipstick pagkatapos niyang kainin lahat ng nasa labi ko? Okay, I'm sorry again, hindi ko siya nilingon at nanatili lang na nakatingin sa labas ng bintana. You were just so gorgeous and I lost my control, bumuntong hininga siya at muling hinalikan ang leeg ko. Pinagdikit ko ang labi ko at sinulyapan ko siya at nakita ko ang lipstick sa labi niya. Deserve mong pumunta ng ganito. Pervert jerk. Pagdating namin sa lugar ay bumaba kami ng sasakyan at may nakita akong daungan. Teka, sasakay ba tayo sa barko? Napatingin ako kay Sebastian at ipinulupot ang braso ko sa braso niya. Sasakay ba tayo sa barko? Tanong ko sa kanya habang hinahalikan niya ang noo ko at nakangiting tumango. Yung isa, itinuro niya ang daliri niya sa direksyon habang sinusundan ko ang daliri niya at tiningnan ito. Talaga, anong klaseng barko yan? Sobrang laki. Bumuntong hininga ako at naglakad papunta dito kasama si Sebastian. Tapos may nakita kaming mga reporter. I hate this. Don't worry, they won't take our photos. Napatingin agad ako kay Sebastian, nakakasalita lang. Maalalahanin talaga siya at sobrang gwapo niya. With that, pumasok kami sa barko sa red carpet at walang nag-ingay o walang nagpakuha ng litrato. Nakatingin lang sila sa amin na para bang may nakita silang supernatural. Pagpasok namin ay nakita ko ang mga lalaki at babae na mula sa magkahawig na mayamang pamilya. Nakaramdam ako ng kaba dahil sa mayamang aura sa loob ng ballroom. Damn Alexa, look, there's no woman who can match with my wife's beauty. My wife is so gorgeous and delicate. Napatingin si Sebastian sa akin at ngumiti saka dumapo ang mga mata niya sa dibdib ko, bloody pervert. Bakit ba sobrang in love siya sa dibdib ko? Gusto pa niya itong hawakan habang natutulog. Be a gentleman, Sebastian, sabi ko and gained a sweet and innocent smile from him with a cute nod. Napangiti ako ng hindi sinasadya dahil sa kinikilos niya. Tumingalinga ako sa ballroom at nakita ko si Kent na dinidiin ang isang babae sa dingding at hinahalikan, bastard. Sebastian, look at your good cousin. Kumunot ang noo ko kay Sebastian at tumingin siya sa direksyon na tinitingnan ko. Diba best friend mo yung hinahalikan niya? Ano? Napatingin ulit ako sa kanila at nakita kong si Amelia pala ang idiniin ni Kent sa pader. Talaga, pinagmasdan ko sila saglit at naabutan ko si Amelia na hinahampas ang balikat ni Kent. Siyempre pinipilit niya, he's forcing her. Pareho kayong pervert, napataas ako ng kilay at tumingin kay Sebastian habang tumatawa. I kiss my wife and he kiss the woman he likes to marry, so we are good man with good qualities. Bakit ko pa ba kinakausap ang lalaking ito? Walang paraan para manalo ako laban sa mga kalokohang ideya niya. Sebastian, pareho kaming napalingon at napatingin sa babaeng kakadating lang at nagsalita. Pinulupot ni Sebastian ang braso niya sa bewang ko at hinila ako palapit sa kanya. Oh hello Lola, sarcastic na boses ang pinakawalan niya. Pagkatapos ay dumating si Natasha at isang dalawang nasa edad na mag-asawa at sumama sa lola ni Sebastian. Sebastian, meet Natasha's parents. What the hell? Sinubukan pa ba niyang makasama si Sebastian sa babaeng ito? Pagkatapos niyang ikasal, anong biro ito? Why do I have to meet them? We're no friends or related. Gusto kong matawa dahil sa mga sinabi niya at ang pamumutla ng mga mukha nila. Anyways, you're going to marry Natasha soon. So you better make a good relationship with them. Nagsimulang kumulo ang dugo ko sa galit. How dare she treat me like basura? Masamang asong babae. Akin si Sebastian. Actually, hindi ako interesadong makakuha ng dalawang asawa. I already have the most gorgeous woman as my wife, so why do I look at low quality goods? Yan ang Sebastian ko. Napatingin ako kay Natasha na nakatingin sa akin na puno ng galit ang mga mata. Sebastian, how dare you? Itinaas niya ang kamay niya para sampulin si Sebastian at bigla akong nakaramdam ng possessive feeling dahil ako lang ang makakasample sa kanya and how dare she in front of many people. Mas okay na wag mong hawakan ang aking lalaki ng maruming kamay. Ako lang ang pwedeng humawak sa kanya, kaya kung may makita akong dumi at hinawakan mo siya, ibig sabihin ay dapat maligo na siya. Kaya lumayo ka sa asawa ko. Bago pa niya mahawakan si Sebastian ay hinampas ko ang kamay niya. Sa hindi malamang dahilan ay galit na galit ako at ayaw kong hawakan siya ng masamang babaeng ito.
All she did is lie to him about me kaya I hate her at itong babaeng ito ang dahilan ng pagkamatay ni Janos. Alexa, you think that I would let you be his wife forever? No, I'll make him marry another woman in front of your eyes. Isa ka lang cheap na babae na walang magandang status. Pinakasalan mo siya dahil sa kanyang pera, sabi ng lola ni Sebastian na puno ng galit ang boses. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko dahil sa sinabi niya. Iniisip ba ng lahat na pinakasalan ko siya para sa pera? Hindi. Hindi ko siya pinakasalan dahil sa pera, ang gusto ko lang ay ang anak ko. Kung pinakasalan niya ako para sa pera, ano ang tingin mo sa babaeng ito na gusto mong pakasalan ko? Ayaw niya ba ng pera, o gusto niyang maging Mrs. Madrigal? Ang asawa ni Sebastian Madrigal. Good status, natatawang sabi ni Sebastian habang hinahaplos ang bewang ko. Alam kong pinapakalma niya ako. I will never let her go till I die, don't try any tricks Lola because the consequence will be so dangerous. She was mine from the beginning. She'll always be my wife at walang babaeng makakapalit sa kanya. Si Alexa lang ang babae at asawa ko at wala nang iba. Huwag na kayong magpakita sa harapan ko at sirain ang araw ko, at ayaw na ayaw ko yan, kaya lumayas na kayo. Hinalikan ni Sebastian ang noo ko at inilayo ako sa kanila. Alexa, help, nakakainis siya, napalingon ako sa likod at nakita ko si Amelia na lumapit sa akin ng may nakakainis na tingin. Nakita kong nakasunod din si Kent sa kanya. Anong nangyari? Tanong ko habang hinihingal. He's coming after me for the whole damn month, Alexa. He says that he wants me to be his girlfriend. He even forced me to come here with him. Bumuntong hininga siya at sinabing hindi man lang pinansin si Kent na kakadating lang sa amin. Talaga, wala pa akong narinig na hinahabol ni Kent Madrigal ang isang babae. Siguro tama si Sebastian. Amelia, why? Don't say that. I like you kaya tinanong ko kung anong problema niyan. Pinulupot ni Kent ang braso sa bewang niya at sinabi, I don't know, you guys are, Sebastian, tell him to not to bother her. Napatingin ako kay Sebastian at sinabi, tiningnan niya ako saglit at ngumiti ng matamis. Bakit ba nakalimutan kung sinusuportahan niya si Kent? Nagpakawala ako ng malalim na hininga habang nakatingin sa kanya. Let's go.it start, inakay ako ni Sebastian sa table na para sa pamilya Madrigal. Kinila niya ako ng upuan at tinulungan akong ayusin ang damit ko pagkaupo ko sa upuan. Tapos dumating din si Kent at Amelia at umupo sa tabi namin. Makalipas ang ilang sandali ay dumating ang lola ni Sebastian kasama ang isang matanda. Sa tingin ko ay lolo ni Sebastian. Napatingin naman ako kay Sebastian nang sumama sila sa table namin. Umiti siya sa akin at hinalikan ang noo ko. Shit, I forgot. Alexa, isuot mo ito. May kinuha si Sebastian sa bulsa niya at nilagay sa leeg ko. Hinawakan ko ito at nakita kong nakadesenyo ito ng mga bulaklak na kulay asul na diamante ngunit hindi ko ito nagustuhan dahil napakalaki nito. Sebastian, ano ito? Tanong ko sa kanya habang bumuntong hininga. You have to go to the stage with me wearing this necklace. We will show the necklace to the auction here and donate money for a hospital, okay? Bumilis ang tibok ng puso ko nang marinig ko ang salitang ospital. Tumingin ako sa kanya at tumango ng nakangiti. Kent, hindi mo ba pinasuot sa kanya yung bracelet? Napatingin ako kay Kent na nakadikit lang ang labi habang kumukuha ng emerald diamond bracelet. Pinasuot niya ito kay Amelia at hinalikan sa pisngi. Kitang-kita ko ang namumula na mukha ni Amelia pero itinago niya lang ito ng mabuti. Malapit na siyang mahulog sa lalaking ito. Tapos bigla kong naramdaman na may nakatingin sa akin. Napatingin ako sa babaeng nasa harapan ko habang nakatingin sa akin ng masalimuot na tingin. Sebastian, how are you? She's pretty. Napatingin ako sa lalaking kakasalita lang. I'm fine, Lolo. Yeah, my wife is pretty. Tama ang hula ko, Lolo niya yun. Tumingin siya sa akin at ngumiti rin ako sa kanya. Umuwi ka na para mag-dinner kapag libre mo, Sebastian. Ang tagal ko na rin hindi nakikita si Gabriel. Sumama ka na rin sa kanya, kinausap niya si Sebastian tapos ang mga mata niya ay bumungad sa akin na nakangiti. Umiti lang ako sa kanya nang walang sagot. How could you ask this cheap woman to come to our house? Napatingin ako sa lola ni Sebastian at hindi ko maintindihan kung bakit galit na galit siya sa akin.
Grace, watch your mouth. Napatingin sa kanya ang lolo ni Sebastian na may galit na boses habang mabilis na umiwas sa kanya. Bakit ganito ang galit mo sa akin? Hindi ikaw ang dapat magalit, ako ang dapat magalit dahil sa mga bagay na ginawa mo sa akin, tanong ko sa kanya dahil gusto ko lagi itong tanungin sa kanya. Dahil ba sa mahirap ako? Alexa, I hate you because you remind me of two women that I hate the most in this world, and those women really snatch what I loved so much including you. Ano? Kung ang galit niya ay kayang sumunog sa isang tao ay bet ko na dahil sa galit niya. Grace, shut up. Don't make me chase you from here. Narinig ko ang galit na boses ng lolo ni Sebastian. I'm sorry for her words, my granddaughter-in-law. Tumango ako sa kanya nang may pilit ng ngiti at tumingin kay Sebastian. Pinagmasdan niya ako saglit at hinaplos ang mukha ko nang nakangiti at iyon ang nagpaparelax sa akin. Kent, kumusta ang buhay mo? Girlfriend mo ba ito? Napatingin ako kay Kent at nakangiti siyang tumango habang nakatingin kay Amelia. Great, you should get married and have kids before I die. He smiled at Kent and it was a guilt-filled smile. Ano iyon? Pagkatapos ay nagsimula ang auction at nakaramdam ako ng antok. I'm sleepy, sabi ko kay Sebastian at tumingin siya sa akin ng nakangiti at tinapik yung balikat niya. Ipinulupot ko ang mga braso ko sa braso niya at ipinatong ko ang ulo ko sa balikat niya habang nakapikit. Marian, napadilat ang mga mata ko nang may narinig akong boses sa isip ko. What the hell? Parang lalaki. Umiling ako at napatingin kay Sebastian na nakatingin sa stage. Tapos narinig ko yung pangalan ni Sebastian sa stage at inangat ko yung ulo ko at tumingin. Let's go. With that, tumayo siya sa upuan at inilahad ang kamay niya sa akin. Nilagay ko ang kamay ko sa kanya at tumayo habang inakay niya ako papunta sa stage. Biglang nagbulungan ang lahat. I really hate this feeling. Good evening Mr. Madrigal and Mrs. Madrigal, umiti sa amin ang lalaking nag-announce at tumango naman si Sebastian sa kanya, habang pinulupot ang braso niya sa bewang ko at hinila ako palapit sa kanya. Ngayon si Mr. Madrigal ay sumali sa auction na may pinakamamahal at magandang brilyante na kwintas na suot ngayon ni Mrs. Madrigal. With that all's eyes fell on my neck. Ang presyo ay nagsisimula mula sa 5 milyong peso. Ano, 5 milyong peso? Anong mamahaling kwintas? Bigla kong naramdaman na interesante ito at gusto kong makita kung sino ang bibili ng kwintas. 5.5 million, biglang may nagsalita at napatingin ako sa lalaking nagsalita. Ano, si Dean? Anong ginagawa niya dito? 6 million, nagsalita ang isa pang lalaki at napatingin ako sa kanya at nakita kong may kasama siyang babae, at kitang-kita kong namumula ang babaeng iyon, ang swerteng babae. 7 million, napatingin ako kay Dean at nakita kong nakatingin siya sa akin. Hindi mawala sa akin ang mga mata niya. What the hell? Naiinis ako kapag tinitingnan niya ako ng ganyan. Habang nakikita ko siya ay naalala ko ang nakaraan at kung paano ako nagdusa. Siya lang ang tumulong sa akin pero ang kapalit ay gusto niya akong makipagtalik sa kanya. Paulit-ulit ko siyang tinanggihan kaya sinubukan pa niya akong halayin pero ang swerte ko na lang na tinulungan ako ng nanay niya para makatakas doon. Bumuntong hininga ako at umiwas ng tingin sa kanya dahil ang tanging naramdaman ko ay ang pagkasuklam. Bakit ba nakatingin ang bastard na iyon sa'yo? Kilala mo ba siya? Narinig ko ang galit at inis na boses ni Sebastian sa tenga ko. Napatingin ako sa kanya at nakita kong nakatingin siya kay Dean with his dangerous eyes. Oo, kilala ko siya, wala naman akong dapat itago sa kanya at wala naman akong ginawang masama kaya walang dahilan para matakot ako at hindi sabihin sa kanya. 9 million pesos. The necklace is yours Mr. Falcon, tumayo si Dean sa upuan niya at naglakad papunta sa stage. Biglang humigpit ang hawak ni Sebastian sa bewang ko at idiniin ako sa katawan niya. Anong nangyari sa kanya? Mr. Falcon, you can have the necklace from Mrs. Madrigal now. Tumapit sa akin si Dean at tumayo sa harapan ko habang sinusubukang hubarian ang kwintas ko. Mr. Falcon, keep your hands to yourself, I'll take it off. Umisi si Sebastian sa kanya at tinanggal ang necklace sa akin at binigay kay Dean. Oh, I thought I could get both the necklace and this lady. Kumulo ang puso ko sa galit nang marinig ko ang sinabi niya. Ano ang ibig niyang sabihin doon? Salamat sa suporta ngunit ang babaeng ito ay para sa akin lamang.
Pinagmasdan siya ni Sebastian saglit at nagpakawala ng sarkastikong boses at nakita kong dumilim ang mukha ni Dean. Let's go, Alexa. With that, inalalayan niya ako pababa ng stage at pumunta sa table namin at inalalayan akong makaupo sa upuan. Lalabas ako saglit, with that Sebastian left. What the hell? Bakit siya nagagalit? Dahil ba sa pagtingin sa akin ni Dean at sa mga binitawan niyang salita? Hindi ko maintindihan. Galit siya, Alexa, puntahan at tingnan mo siya. Narinig ko ang boses ni Kent at tumango ako sa kanya at lumabas na ng ballroom. Paglabas ko ng ballroom at palabas ay nakita kong nasa gitna na kami ng karagatan. Tapos nakita ko si Sebastian na naninigarilyo at nakatingin sa dagat habang nakapatong ang mga siko sa counter ng barko. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa kanya at alam kong narinig niya ang yabag ko pero hindi man lang niya ako nilingon. Bumuntong hininga ako at kinuha ang sigarilyo sa kamay niya at itinapon sa dagat habang tumabi ako sa kanya, sobrang lamig dahil sa hangin. Hindi ba't hiniling ko na huwag kang manigarilyo? Tumingin sa kanya at nagtanong habang nakatingin sa akin na walang emosyon ang mukha. Ano bang problema niya bigla? Tiningnan niya ako saglit at hinubad niya ang coat niya at ipinatong sa akin. Galit siya pero gentleman pa rin. Napangiti ako dahil sa isiping iyon at pumikit para maramdaman ang init at halimuyak niya. Gustong gusto ko ang bango niya at hindi pa rin ako makontento sa amoy niya dahil mahal na mahal ko ito. Pinulupot ko ang kamay ko sa braso niya at tumingala ako sa kanya at nakita kong maamo ang mga mata niya pero galit pa rin siya. Bakit ka nagagalit, Sebastian? Hinalikan ko siya sa pisngi at tanong nang bigla niya akong binuhat at sinubukang itapon sa dagat. Sebastian, ano, wag. Natakot ako dahil sa ginawa niya. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko dahil sa takot na mahulog sa dagat at gabi. Niyakap ko siya ng mahigpit at sinubsob ang mukha ko sa leeg niya. Pag nahulog ako, kakaladkarin ko din siya. Why are you so scared, Alexa? Trust me, I'll throw you into a pond one day. Narinig kong tawa ni Sebastian pero hindi ko binitawan ang leeg niya dahil wala akong tiwala sa lalaking ito sa ganito. Ibaba mo ako, idiot, sigaw ko at bigla siyang kumalas sa pagkakahawak niya sa akin. Hindi, seryoso ba siya? Ano bang nagawa kong mali para takutin ako ng ganito? Sa wakas ibinaba niya ako sabay tawa. Nakahinga ako ng maluwag dahil natakot lang ako sa lahat dahil sa katangahan niyang mga kilos. Ano bang nangyayari sa'yo, Sebastian? Baliw ka ba? Tanong ko sa kanya habang hinihila niya ako at idiniin sa counter at hinahalikan ang leeg ko. You deserve it sa ginawa mo sa'kin nung mga bata pa tayo. Ano? Mga bata? Baliw ang lalaking ito. Bumuntong hininga ako at niyakap siya pabalik. Sebastian, bakit ka nagagalit? Hinaplos ko ang likod niya at nagtanong. Tumigil siya sa paghalik sa leeg ko at tiningnan ako ng delikadong tingin. Nakipagrelasyon ka ba sa kanya? What the hell? Hindi. What are you talking about, Sebastian? No. I never had an affair with him or any other man. Tinulak ko siya palayo dahil natatakpan ng galit at lungkot ang puso ko. Hindi ba siya naniniwala sa akin? Tapos tinanong kanyang maging babae. Napatingin ako sa kanya at bumuntong hininga. Sebastian, wala akong dahilan para magsinungaling sa'yo. Oo, tinanong niya pero tinanggihan ko siya at yun na nga. Umiti sa akin si Sebastian at tumango. He tried to do something to you, right? I'll make him pay for that. Ano, paano? Sebastian, anong gagawin mo? At paano mo nalaman? Tanong ko sa kanya nang muli niyang idiniin ang sarili niya sa akin. There's no way I would let live a man who tried to touch what's mine and only mine. Pagkatapos ay hinalikan niya ako. I didn't even have time to think or react. Huminto si Sebastian sa paghalik sa akin at lumingon bigla. Sinundan ko siya ng tingin at tumingin sa likod at nakita si Dean na nakatingin sa amin. Mr. Falcon, hindi magandang panuuri na hinahalikan ko ang asawa ko. Nakita kong nakangisi si Sebastian kay Dean habang nagsasalita. Napabuntong hininga ako at hinawakan siya sa mga kamay niya bago siya nawala sa katinuan. My apologies, Mr. Madrigal. Alexa, for you, tumingin si Dean kay Sebastian at ngumiti habang naglalakad papunta sa akin at binigay ang kwintas na binili niya sa auction. I'm sorry sa nangyari noon. Napatingin ako sa kamay niya habang hawak niya yung kwintas tapos tumingin ako sa kanya. Sebastian, I want to go inside. Tumingala ako kay Sebastian at sinabing nasaktan ako.
I thought Dean as a good friend, but he tried to rape me and he even said everyone I seduced him, so there's no way I will forgive him. She's not someone you could reach, so you better stay away. Hinawakan ako ni Sebastian sa bewang ko at nilagpasan si Dean habang binabalaan siya at tinapik ang balikat niya. Alexa, I love you. Please, I was wrong. Kumirot ang puso ko nang maalala ko kung paano tayo masaya bilang magkaibigan. Ako, si Dean at Mila. But both of them hurt me for nothing. Hayaan mo na din ang nakaraan. Hindi na tayo katulad ng dati. Kayo ni Mila, pareho niyo akong sinaktan nang wala lang. Huminto ako at lumingon sa kanya at sinabing ayaw kong makinig sa kanya. Sinaktan niya talaga ako sa panlalait niya sa mga kaibigan niya. With that, I looked up at Sebastian as he led me in again. Gusto mo bang magpahinga? Tanong ni Sebastian sa akin habang hinahaplos ang mukha ko. Tumango ako sa kanya at ngumiti habang dinadala ako sa isa sa mga kwarto sa ibang lugar. Umupo ako sa kama at sinimulang tanggalin ang hair clip sa buhok ko. Napatingin ako kay Sebastian at nakita kong naghubad na siya ng sando at kita ko ang likod ng katawan niya. Ang kanyang malalakas na balikat at braso. Bakit ganito na lang ang gusto ko sa katawan niya? Umiwas ako ng tingin sa kanya at bumuntong hininga. Binitawan ko ang buhok ko at huminga ng malalim sa wakas. Tapos hinubad ko yung heels ko at tumayo para tanggalin yung gown ko. Kaya mo ba mag-isa, Mrs. Ku? Narinig ko ang pervert na boses ni Sebastian at napalingon ako sa kanya na may hawak na baso ng alak habang naglalakbay ang mga mata niya sa katawan ko. Muli siyang uminom ng isang baso na puno ng alak at dinilaan ang kanyang mga labi. Sebastian, don't be a pervert, bumuntong hininga ko at umiwas ng tingin sa kanya. Pagkatapos ay lumapit siya sa akin at inilagay ang baso ng alak sa coffee table at ipinulupot ang kanyang mga braso sa aking baywang at sinimulang halikan ang likod ng aking collarbones. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang tinanggal ang damit sa katawan ko. Nagpakawala ako ng malalim na hininga dahil nakaka-relax ang pakiramdam kapag wala ang damit. Alexa, never cut your hair, okay? I want to see it kapag umabot na sa tuhod mo. Wika ni Sebastian habang hinahalikan ang leeg ko. Umikit ako at tumango sa kanya habang tinutulak niya ako sa kama at umakyat sa ibabaw ko. With that, he pressed his lips against mine while his hands doing his favorite thing. Hinawakan ang dibdib ko. Ang lalaking ito talaga. Sebastian, uuwi ba tayo mamayang gabi? Tanong ko sa kanya habang hinahabol ang aking hininga dahil sa kanyang kinikilos. No, we have to attend a few events after dinner. We are staying here tonight. I heard him through his groans and I nodded at him. Sebastian, faster, napaungol ako ng mas malakas dahil sa sarap na nararamdaman ko. Inilagay ko ang isang kamay ko sa headboard ng kama at itinagilid ang ulo ko. Faster, hindi mo ba hiniling sa akin na huwag gawin ito dahil nandito ang mga tao? Nagbago ang isip mo dahil magaling akong magbigay sa iyo ng kasiyahan. Napatigil siya bigla sa ginagawa niya at tumawa. What the hell? Pagkatapos ay nilakbay niya ang kanyang isang kamay sa aking leeg at hinalikan ang likod ng aking katawan. Ano ang ginagawa niya? Hindi ko kaya. Sebastian, move. I can't. I bit my lower lip and opened my eyes to see the sea through the window which was in front of me. Okay, princess, as you wish. Muling nagsimulang kumilos ng mas mabilis si Sebastian sabay hagulgul at nakahinga ako ng maluwag. Binilisan niya ang kilos niya mula sa likuran habang nakalagay ang dalawang kamay niya sa bewang ko. Sa wakas ay dahan-dahan niyang itinigil ang kanyang mga kilos at humiga sa likod ng aking katawan. See, hindi ko magagawa to kung dinala natin dito si Gabriel, sabi ni Sebastian habang hinahalikan ang mukha at ulo ko. Napabuntong hininga ako dahil sa sinabi niya. What a great father. Pervert, hinampas ko siya sa braso at pinaalis siya sa katawan ko at pinaupo sa kama. Tinali ko ang buhok ko sa messy bun at kinuha ang kumot at tinakton ang katawan ko. Fuck, Alexa, pinatigas mo na naman ako. Let's go, hinila ako ni Sebastian papunta sa kanya at pinaupo ako sa tiyan niya. Talaga, hindi ka pa ba sapat, Sebastian? After 3 rounds, tanong ko sa kanya habang nakatingin sa kanya. Initian niya ako ng matamis at umiling in a cute way. I wanted to stay without smiling at him pero hindi ko magawa dahil sa cute niyang action. Talagang alam niya kung paano makuha ang gusto niya. With that, nagsimula na ulit akong gumalaw.
You look fucking gorgeous, Alexa. I'm lucky to have you as my wife. Narinig ko ang boses ni Sebastian pero hindi ako nakasagot sa kanya dahil nagsasaya lang. Napigilan ko ang mga ungol ko habang kagat-kagat ang ibabang labi ko nang sinimulang pisilin ni Sebastian ang dibdib ko. Sa wakas, pagkaraan ng mahabang oras ay natapos niya ako at dinala niya ako sa washroom. Hinugasan niya ako at hinila palabas ng washroom habang pinahiga niya ako sa sofa. Tapos hinalikan niya ako sa noo sabay ngiti. Bibigyan kita ng damit, maghanda ka. Maghuhugas lang ako. Uli niyang hinalikan ang pisngi ko at pumunta sa closet at naglabas ng isang box at lumapit sa akin habang nilagay niya ito sa tabi ko. Tapos kinindata niya ako ng mapaglaro at pumasok sa washroom. Umiti ako at kinuha ang kahon sa aking kandungan habang binubuksan ko ito. Bumangon ako sa sofa at mabilis na nagpalit ng damit at sinuot ang mababang takong na sandals na nasa parehong kahon. Pumunta ako sa harap ng salamin at tiningnan ang damit. Talagang komportable. Burgundy color T-length open back gown na may mga strap at mayroon itong simpleng square collar. Ang damit ay idinisenyo lamang sa hugis puso mula sa aking baywang. Napakasimple at nagustuhan ko ang ganitong uri ng normal na damit. Pagkatapos ay pasimple kong tinirintes ang buhok ko at ginamit ang mga hair clip na sinuot ko noon at hinayaang malayang bumagsak ang mga hibla ng buhok ko sa aking mga balikat. Nang matapos ako ay naglakad ako patungo sa bintana at tumingin sa dagat dito. Bigla kong naalala ang isang bagay na nagsimulang saktan ang puso ko nang walang kondisyon. Ate Alexa, I want to become the captain of a huge ship. It's funny and I like ships. Naalala ko pa ang boses ng kapatid ko na kumausap sa akin habang ipinapakita ang isang barko na nasa gitna ng dagat. Ang kanyang mga mata ay kumikinang at siya ay talagang masaya sa oras na iyon. Kumikirot pa rin ang puso ko sa kanya at hindi ko pa rin siya makalimutan at makamove on at hindi ko siya makakalimutan dahil nabubuhay pa rin siya sa puso ko. Alexa, anong iniisip mo? Boses ni Sebastian galing sa likod at pinulupot niya ang braso niya sa bewang ko. Janos always wanted to be a captain of a huge ship like this. I just remembered it. Pinilit kong tumulo ang luha ko at nagsalita. I'm sorry. Everything was my fault. Kitang-kita ko na may kasalanan siya sa pagkamatay ni Janos pero wala naman siyang ginawa, diba? Lahat ng ito ay kagagawa ng masamang babae. Hindi mo kasalanan, Sebastian. Lumingon ako sa kanya at ngumiti habang hinahalikan ko siya sa pisngi. Bigla akong may nakita na ikinagulat ko. What a surprise. My husband is wearing a colored shirt instead of black. Nakasuot siya ng parehong kulay ng damit ko at tinawanan ko siya at nakita kong namula ang mukha niya. Namumula ba siya? Mr. Madrigal, namumula ka ba? Nilagay ko ang mga kamay ko sa dibdib niya at nilapit ko sa mukha niya at bumulong. Gusto kong matawa dahil sa inis sa mukha niya. Gustong gusto kong ibuli ang lalaking ito. Sobrang cute. Mrs. Madrigal, you better not provoke me, okay? Biglang napalitan ng malibog ng ngisi ang cute niyang mukha. You always look gorgeous, my princess. With that, he pressed his lips against mine and chuckled. Pinulupot ko ang mga braso ko sa leeg niya at hinalikan siya pabalik. After that, we went to the dining hall and saw everyone were there at napakaraming tao ang nagpalit ng komportableng damit. Magaling yan. Nang dumating kami at sumama sa lolo at lola ni Sebastian, nakasimangot siya sa akin. Bumuntong hininga ako at umiwas ng tingin dahil wala akong oras sa kalokohan niya. Tapos sumama din sa amin sina Kent at Amelia. Napatingin ako kay Amelia at nakita kong namumula ang mukha niya at nahihiya. Sa kadahan-daang dumapo ang mga mata ko kay Kent na talagang satisfied na tingin sa kanya. Nakukuha talaga ng mga lalaking ito ang gusto nila. Sebastian, let's play blackjack after dinner. Napatingin ako sa dalawang lalaking magkaharap na kumikinang ang mga mata. Alexa, pwede ba tayong mag-usap? Narinig ko ang boses ni Amelia at tumango ako sa kanya at lumayo kay Sebastian at Kent. Saan ka pupunta? Tumingin ako sa likod at nakita kong nakatingin sa akin si Sebastian na may pag-aalalang tingin. Umiti ako sa kanya at kumindat. Private chat, tapos nakita kong nakatingin si Kent kay Amelia. With that, lumabas ako kasama si Amelia. Ano ito? Tanong ko sa kanya habang nakatingin sa akin na may kaba at kakaibang mga mata. Kinagat niya ang ibabang labi niya at umiwas ng tingin sa mga mata ko. I slept with him. I knew it. I obviously knew it from the first glance.
Amelia, I don't know what to say but to be honest I'm scared because Kent is. I don't know, napabuntong hininga ko habang nakatingin sa akin at hinawakan ang magkabilang kamay ko. First time ko ito Alexa. Hindi ko alam kung anong nangyari at bakit ko ginawa yun sa kanya. Naging basa ang mga mata niya habang nagsasalita. Sumasakit ang puso ko sa kanya dahil isa siyang inosente at tapat na babae. Ayoko talagang masaktan siya ni Kent. Sabi ni Sebastian gusto ka talaga ni Kent, sabi ko kay Amelia at tiningnan niya ako saglit at umiling. No Alexa, I don't know. Help me to make my mind and forget what happened between us. Iisipin ko na lang na nagkamali. We're impossible. She sighed as speak with a low voice. Wala akong ideya kung ano ang sasabihin ngunit nakita ko ang paraan ng pagtingin ni Kent sa kanya, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pag-aalaga sa tuwing tinitingnan siya nito at dinadala pa siya dito. Nabalitaan kong maraming babae si Kent sa paligid niya pero nabalitaan ko na hindi siya nakikisama sa mga babae sa publiko. Wala siyang kadate na babae dati. I think you should just listen to him and stay with him and see how he acts. Ayokong bumigay si Amelia kaya sinabi ko sa kanya pero umiling ulit siya. No Alexa, after having sex pumasok siya sa washroom and I saw his phone on the table and I saw many message notifications from unsaved number, and I checked it and those messages are you know just about baby, love, and some are hubad na imahe ng isang babae. Baka yung babaeng yun yung nag-message sa kanya, kitang-kita ko kung gaano siya nasaktan. Sinong babae ang gustong makakita ng mga ganyang bagay mula sa lalaking pinagbigyan niya ng virginity? Sebastian, can I go out today? I mean alone. I want to meet Amelia for something, tanong ko kay Sebastian pagpasok niya sa kwarto matapos niyang yakapin ng matagal si Gabriel. Bakit, huwag kang mag-isa Alexa. Wika niya na may pag-aalalang boses. Bakit siya nag-aalala? Walang mangyayari sa akin Sebastian, don't worry I'll just meet her and come only for 1 or 2 hours. Umiti ako at tumakbo papunta sa kanya habang yakap ko siya. Tumingala ako sa mukha niya at nakita kong nakangiti siya. Okay, call me before you go. I'm going to the office now, tumango ako sa kanya at humalik sa pisngi niya. Pagkaalis ni Sebastian ay tinawagan ko si Amelia. Amelia, you're going today. Tanong ko sa kanya pero deep inside of me ayoko siyang umalis pero galit din ako sa bastos na yon. Kasalanan niya lahat. Oo, magkita tayo sa kafe sa tabi ng Royal Park. Narinig ko ang basag niyang boses sa telepono at napabuntong hininga ako. I'll come now, nagpalit ako ng long black wrap around skirt at black high neck crop top na walang manggas. Kinuha ko ang phone ko at bank card na ginamit ko sa pag-iipon ng pera at bumaba. Mommy, saan ka pupunta? Tumakbo papalapit sa akin si Gabriel at niyakap ang mga binti ko. Binuhat ko siya at hinalikan ang cute niyang pisngi at ngumiti. Lalabas na si Mommy, hintayin mo si Mommy at makipaglaro kay Winzy okay? Tanong ko sa kanya habang tumatango siya na may masayang ekspresyon. Tito Herman, babalik ako agad. Please take care of him for a while. Umiti siya sa akin at tumango habang palabas ng bahay. Dumiretso ako sa kafe na pinapapuntahan ni Amelia at nakita kong nandoon na siya. Hey! Umupo ako sa harap niya at ngumiti habang nakatingin sa akin at nagpakawala ng maliit na ngiti. How's it? Okay ka lang ba sa lahat? Tanong ko sa kanya at tumango naman siya sakin sabay ngiti. Hintayin niya ako mamayang gabi, ihahatid niya daw ako sa labas para mag-dinner. Napatingin sa akin si Amelia at kinagat ang ibabang labi. Biglang nabasa ang mga mata niya. Amelia, if you stay with him it would be great you know. Narinig ko na si Kent ay hindi kailanman nagsasama ng isang babae para sa hapunan o anumang petsa. Don't you think he cares about you? Paliwanag ko sa kanya pero umiling lang siya at pinunasan ang luha niya. Alexa, we are impossible and he has women everywhere. Kahit gabi ay nakatanggap siya ng mga tawag. Ayoko lang sa kanya Alexa. Hindi mo ba nakita kahapon? Hindi ako handang masaktan dahil sa pag-ibig. Bumuntong hininga ako at umiling. Sige pero hihintayin ka niya mamayang gabi ha. Tanong niya habang nakatingin sa akin at tumango. Kapag lumapit siya sa iyo at nagtanong, sabihin mo sa kanya na umalis ako at hindi ko sinabi sa iyo ang eksaktong lugar. Tiningnan ko siya saglit at tumango. Amelia, kunin mo ito.
Kinuha ko ang bank card ko at ibinigay sa kanya dahil alam kong mahihirapan siyang mag-isa at gawin ang lahat ng mag-isa. No. Are you crazy? I can't take this. She looked at me with a shocked face and shook her head with a forced smile. Kunin mo ito, Amelia. Kakailanganin mo ng pera sa hinaharap. Anyway, sarili ko itong pera na naipon ko at kung gusto ko ulit ng pera pwede ko itong hilingin kay Sebastian. Kaya please take this, hinawakan ko ang kamay niya at nilagay ang card sa kamay niya. Nag-alinlangan siya sandali at tumango sa akin. Sige, tawagan mo ako at sabihin mo sa akin ang lahat. Umiti ako sa kanya at sinabi dahil ayoko siyang mamis tulad ng mga nakaraang taon at gusto kong panatilihin ang aming pagkakaibigan ng walang anumang istorbo. I will. Salamat sa lahat, Alexa. Let's meet again someday. Tumayo siya at niyakap ako. Tumango ako sa kanya at niyakap siya pabalik at pinanood siyang umalis. Then I heard my phone ringing and I quickly picked up the call. Sebastian, come to my office. Bago pa ako makapagsalita ay ibinaba na niya ang tawag. Ano bang problema niya? Bumuntong hininga ako at pumara ng taxi para pumunta sa opisina niya. Pagpasok ko sa opisina ay sinalubong ako ng lahat ng tao na may matamis na ngiti. Good morning, madam. This is the first time you came here. Napatingin ako sa middle-aged woman na nakangiti sa akin at tumango ako sa kanya. Yeah, first time. Saan ang office ni Sebastian? Tanong niya habang mabilis akong inakay papunta sa elevator. This is the president's personal elevator. Ma'am, you can use this. Umiti ako sa kanya. Maraming salamat. Pumasok na ako sa elevator at pumunta sa office ni Sebastian. Pagpasok ko sa opisina niya ay nakita ko sa mga mata ko ang pinakamarangyang opisina. Dahan-dahan akong pumasok at nakita ko si Kent kasama si Sebastian. Bumilis ang tibok ng puso ko nang makita ko si Kent. O, andito na siya, tumingin sa akin si Kent at ngumiti. Bigla akong nakonsensya dahil tinulungan ko rin si Amelia na iwan siya. Pilit akong ngumiti sa kanya at tumango habang pinagmamasdan niya ako saglit at tumayo. I won't bother you, lovebirds. With that, he left the office. Pinagmasdan ko siyang umalis at tumingin kay Sebastian na hindi man lang nakangiti habang nakatingin sa akin. Bakit ka nakatingin sa kanya? Ano? Kumunot ang noo ko sa kanya at naglakad palapit sa kanya pagkaupo ko sa harapan niya. Sebastian, naalala ko lang si Amelia nung nakita ko siya, ayun. Tumayo si Sebastian sa upuan niya at lumapit sa akin. Tumingala ako sa kanya at ngumiti habang hinahaplos niya ang mukha ko. Why are you so gorgeous? Natawa ako sa kanya dahil sa sinabi niya. Is he crazy all of sudden? Asking me to come here and talk useless things. Sebastian, bakit mo ako pinapunta dito? Tumayo ako sa upuan at nagtanong habang mabilis niya akong niyakap ng sobrang higpit. Just wanted to see you, asawa ko. Uwi na tayo saglit, napatingin ako sa kanya nang may pagtataka. Ano, sa ilang sandali? Wala ka bang trabaho, Sebastian? Tanong ko sa kanya habang matamis siyang umiti sa akin at umiling. Napabuntong hininga ako at hinalikan siya sa pisngi dahil alam kong walang paraan para tumanggi ako sa mga sinabi niya. Tumipas ang panahon at 3 buwan na rin mula nang ikasal ako kay Alexa. Ang pagkakaroon ni Alexa sa aking braso tuwing umaga ay parang langit ang aking buhay. Masaya ako at talagang masaya ang buhay ko dahil sa anak at asawa ko, pero may pasanin sa puso ko at si Kent yun. Matapos niyang malaman na iniwan siya ni Amelia ay naging sobrang broken siya at nambugbog pa siya ng mga tao para sa wala. Siya ay inaresto ng higit sa 5 beses sa mga buwang ito. He's looking for her like a crazy man, and Alexa said she doesn't know where she went, but I know Alexa knows about it. I saw the guilt in her every time she looked at Kent. Sebastian, breakfast is ready. Napatingin ako kay Alexa na kakapasok lang sa kwarto at napag-alamang nagpapalit siya. Palagi siyang mukhang pagod, pero kapag tinatanong ko siya lagi niyang sinasabi na may problema ang mata ko. Let's go. Hinawakan ko siya sa bewang niya at hinalikan siya sa noo habang humahagik-gik. Kasabay noon ay bumaba ako kasama niya at nadatnan kong nanunood ng cartoons si Gabriel. Daddy, good morning. Nang makita niya ako ay lumapit siya sa akin na may malaking ngiti. Binuhat ko siya at pumunta sa dining at sinimulang pakainin. Habang pinapakain ko siya, biglang tumayo si Alexa sa upuan at tumakbo palayo habang tinatakpan ang bibig niya. Ano ba naman? Daddy, what's wrong with mommy?
Ganito rin siya kahapon. Bumilis ang tibok ng puso ko nang marinig ko ang basag na boses ni Gabriel. Kahapon. Hindi ko alam yun. Pupuntahan ko si Mommy. My little boy, tapusin mo itong buong plato, okay? Kinalikan ko ang ulo ni Gabriel at tumango siya na may pag-aalalang tingin. Naglakad ako patungo sa direksyon na pinuntahan ni Alexa at nakita kong nasa washroom siya. Anong meron? Tanong ko habang nakatingin siya sa akin na parang kinakabahan. What the hell is wrong with her? Tumapit ako sa kanya at hinawakan siya sa bewang at hinila palabas ng washroom. Sebastian, we didn't use it right. Umiwas ng tingin si Alexa sa akin at nagsalita habang kagatlabi. Hindi gumamit ng ano? Tanong ko sa kanya habang nakatingin sa akin habang namumula. Ano bang meron sa babaeng ito? Protections. Hindi mo naman ginamit, diba? Lalong lumakas ang pintig ng puso ko at alam ko ang ibig niyang sabihin. Buntis ka ba? Tanong ko sa kanya sa nanginginig ngunit masaya pa rin puso. I don't know but I guess. Late na ang period ko. Pumikit ako at huminga ng malalim dahil gusto kong pakalmahin ang sarili ko. Kung hindi, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Let's go to the hospital, mag-ready ka. Hinalikan ko siya sa noo at sa buong mukha niya. Gusto mo? Tanong ni Alexa sa akin at napatigil ako sa kilos ko at tumingin sa kanya. Akala niya ba ayoko? What the hell? I always wanted to. I fucking like Alexa. I just fucking love. Niyakap ko siya at hinalikan sa ulo. Hindi ko lang mailarawan kung gaano ako kasaya. Okay lang ba si Mommy Daddy? Napatingin ako kay Gabriel at nakita kong puno ng luha ang mga mata niya. Dali-dali akong pumunta sa kanya at binuhat. Okay lang si Mommy. Gusto mo ba ng little brother or little sister? Tumingin siya sa akin ng may pagtataka at bumagsak ang mga mata niya sa nakangiting mukha ni Alexa. I like a little sister like Mommy. Humahagik-gik si Gabriel sa batok ko at itinago ang mukha sa dibdib ko. Tapos dahan-dahan siyang tumingin kay Alexa habang namumula. Bakit siya namumula? Tara sa ospital, mag-ready ka Gabriel. Kinalikan ko siya sa pisngi at ibinaba siya habang tumatakbo paakyat. Pagkatapos ay lumingon ako at tumingin kay Alexa at nakita kong nakatingin siya sa akin na parang nahihiya. Go, get ready, ngumiti ako sa kanya at tumango naman siya sa akin. Then she slowly walked to the upstairs and I sat down on the sofa and closed my eyes. Fuck, magiging daddy na ulit ako. Gusto ko ng anak na babae. Makalipas ang ilang minuto ay bumaba si Alexa kasama si Gabriel at mabilis akong bumangon sa sofa at pumunta sa kanila. Let's go. Nag-drive na ako papuntang hospital. Kinakabahan lang ako at naiinip dahil gusto kong malaman at mahanap ang lahat. Tumingin ako sa relo at nakita kong alas 8 na ng umaga tapos tiningnan ko si Alexa na kalmadong nakaupo sa tabi ko. Then I looked at Gabriel via the rearview mirror and found he was smiling covering his face. Napatitig muli ang mga mata ko kay Alexa at nakita kong nakatingin siya sa akin ng nakangiti. Bakit ang tiyaga mo? Tumalaki ba ang sanggol sa loob mo? Humalakhak si Alexa at tinapik ang hita ko. Tumingin ako sa kanya at tumingin ulit sa kalsada at nakita kong naka-red lights pa rin. Can't wait to see my little princess, nilagay ko ang kamay ko sa tiyan niya at humahagik-gik siya at kinurot ang pisngi ko. Paano mo masasabing maliit na prinsesa? Tanong niya sa akin at napabuntong hininga ako. I want a little princess and I'll give her my everything, yumuko ako palapit kay Alexa at hinalikan siya sa noo. Don't spoil my kids, Sebastian. Tinulak niya ako palayo at pinagdikit ang labi niya. Siyempre, hindi ko dapat hayaang matulad ang anak ko sa mami niya noong bata pa siya. Napakayabang at masama. Napangiti ako sa isiping iyon at nakita kong green light na. Pagpasok namin sa ospital ay dali-dali akong pumunta sa mga doktor at pinascan si Alexa. Binuhat ko si Gabriel at pinanood ang screen. Wow! Asan si baby sister daddy? Tumingin sa akin si Gabriel gamit ang matingkad niyang mga mata at ngumiti. There, still so small, ipinakita ng doktor ang maliit na bagay na parang sanggol sa tiyan ni Alexa at ngumiti. Napatingin ako kay Alexa na nakatingin sa screen na may malaking ngiti sa labi. Masaya siya, diba? Magaling yan. Si Mrs. Madrigal is 6 weeks pregnant. Congratulations, sir. 6 weeks. Kailan ito nangyari? Hindi ko na rin maalala. Kaya nabuntis ko ulit siya. Sobrang saya ko dahil buntis na naman siya sa baby ko.
Kailan natin malalaman ang kasarian ng baby? Tanong ko sa doktor habang nakangiti sa akin. After 14 weeks, tumango ako sa kanya at tumingin kay Alexa. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Damn, that smile. Napakaganda. Okay na ba ang kalusugan niya? May kailangan ba akong gawin sa kalusugan niya? Tanong ko sa doktor habang umiiling. Tapos lumapit sa akin si Alexa at pinulupot yung kamay niya sa braso ko. Okay naman ang kalusugan ni Madam. Tumango ako sa kanya at lumabas na ng ospital. Pinagbuksan ko ng pinto si Alexa at isinakay si Gabriel sa backseat at sumakay sa kotse. Hindi ba pwedeng sumama kay Mommy? Biglang tanong ni Gabriel at umiling ako. Paano ko hahayaang maupo ang batang ito sa kandungan ni Alexa? No. You can't because your sister is inside of your mommy's belly, okay? So you should be a man and do things alone in the future. Pagkasabi ko noon ay tumango si Gabriel sa akin na may seryosong ekspresyon. Okay daddy, I'll be a good man. Gusto kong matawa dahil sa seryoso niyang mukha pero mahal na mahal ko ang batang ito. Napakatalino. Sebastian, it's still just like a small bean, why are you acting like this? What the fuck? No. Who said my child is a bean? No way. Saglit akong pinagmasdan ni Alexa at umiling habang pinagdikit ang labi. Okay, anong gusto mong kainin? Tanong ko sa kanya at mabilis niyang hinimas ang tiyan niya at ngumiti sa akin. Para saan yon? Gusto kong kumain ng grapes. Ano, grapes, bakit biglaan? Yes grapes, I love grapes, narinig kong sigaw ni Gabriel. At napatingin ako kay Alexa. Grapes ang paborito kong prutas, di ba? So si Gabriel ay pareho pero si Alexa. Sebastian, I know it's your favorite fruit and I only eat grapes as a fruit habang dinadala ko siya. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko nang maalala kong dinadala ni Alexa si Gabriel. Hindi ko man lang siya makita o tanungin kung ano ang gusto niya o kung ano ang gusto niyang gawin. Okay, I'll buy for you, ngumiti ako sa kanya at hinaplos ang mukha niya. Ang cute niya lang. Gusto ko ng cute na anak na katulad niya. Nagmaneho ako sa isang supermarket at bumili ng bawat uri ng grapes para sa kanya at kay Gabriel. Pagkatapos ay binayaran ko ang bill habang bitbit ang isang malaking bag na puno ng grapes. Naramdaman kong pinagtitinginan ako ng mga tao pero what the fuck? Move, sabi ko sa lalaking magbabayad na sana ng bill. Hindi na ako makapaghintay hanggang matapos siya. Hinihintay ako ni na Alexa at Gabriel. Sir, maghintay po kayo sa pila, kailangan ko ba maghintay sa pila? Hindi. Tinulak ko yung lalaking nasa harapan ko palayo at nilagay yung bag sa table. Hurry up! Naghihintay na ang asawa at anak ko, sabi ko habang tumango sa akin ang cashier na puno ng takot ang mukha. Oh my God Mr. Madrigal! It's a pleasure to see you came to shop here, may dumating na lalaki at nagsalita at pasimple akong tumango sa kanya. Ang daming grapes, tumingin siya sa akin at ngumiti. Tignan mo yung ngiti niya. Bakit parang gusto kong tamaan yung mukha niya? Pwede ko bang malaman kung bakit binili ni Mr. Madrigal itong mga grapes? What the fuck? To feed you and then I'm gonna feed you to crocodiles. Anong kinalaman niya sa mga gamit ko? Pagkasabi ko noon ay namutla ang mukha niya at mabilis siyang umalis pagkatapos humingi ng tawad sa akin. Crazy bastard. Pagkatapos noon ay pumunta na ako sa kotse at binigay ang isang bag kay Alexa at isa pa kay Gabriel. Pagkapasok ko sa kotse, napatingin ako kay Alexa and found she's looking at me with an emotionless face. Ano? Tanong ko sa kanya habang hinihimas ang kanyang noo. Pinabili ba kita ng lahat ng grapes sa supermarket Ryan? Wika niya at kinurot ang kamay ko. Just buy for you and Gabriel, nakangiting sabi ko sa kanya habang pinagmamasdan ako saglit at tumango sa akin. Okay then, ngumiti siya at humulik sa pisngi ko. Gusto ko siyang sunggaban at halikan pero si Gabriel ang palaging nang iistorbo sa akin kapag hinahalikan ko si Alexa. Pagkatapos ko silang ihatid pa uwi ay dumiretso ako sa opisina. Tapos nakita ko si Daddy at si Kent andoon. Mabilis akong pumunta sa kanila at ibinahagi ang masayang balita sa kanila. Buntis si Alexa. 6 weeks lang, nakangiting sabi ko sa kanila dahil hindi ko alam kung paano ko i-describe o ipapakita ang kaligayahan ko. Congratulations! Parehong sabi ng daddy ko at ni Kent pero bumilis ang tibok ng puso ko nang marinig ko ang salita.
Janos. Hinding-hindi ko makakalimutan ang masayang mukha ni Janos nang sabihin niya sa akin ang salitang iyon 4 na taon na ang nakakaraan. Pinilit kong kalimutan ang sakit sa loob ng puso ko at napatingin ako kay Kent na hanggang ngayon ay wasak pa rin dahil sa babaeng iniwan siya nang wala, kahit isang salita. Napabuntong hininga ako nang makita ko kung paano pumayat ang malakas niyang katawan dahil sa lahat. Walang nakakakita sa pagbabago niya pero kitang-kita ko iyon. Kent, hanapin natin siya, okay? Sabi ko habang pilit nang umiti sa akin sabay tangulang. Pagkatapos ay nag-excuse siya at lumabas ng opisina. Bumuntong hininga ako at tumingin kay Daddy na nakangiting nakatingin sa akin. Ilang anak ang balak mong magkaroon sa kanya? Initian niya ako at nginitian ko rin siya pabalik. A football team, natatawa ang Daddy ko sa sinabi ko. Pinagmasdan ko ang masayang mukha niya at biglang naging sobrang lungkot. Ano iyon? Dad, what's wrong? You never tell me anything, tumingin siya sa akin at bumuntong hininga. Namatay ang mommy mo habang buntis siya sa kapatid mo. Namumula ang mga mata niya habang nagsasalita. Bumilis ang tibok ng puso ko sa narinig ko sa kanya, namatay. Paano? Nanuyo ang lalamunan ko at namamaos ang boses ko. I don't know what happened. All I saw was her dead body and I didn't even know that she was pregnant with my second baby. Wika niya at biglang hinila ang buhok niya. Ramdam ko ang sakit na nararamdaman niya at pati ako. Hindi ko pa nakita ang aking ina sa aking buhay. Wala akong maalala. Pinatay siya, tanong niya habang nakatingin sa akin na puno ng sakit ang mga mata. Nabangga siya ng truck at 4 months na siyang buntis. Hindi ako nakatuluyan dahil 2 buwan akong wala sa bansa. Umikit siya at sumandal sa sofa. Kung buhay pa si mommy, may kapatid na ako, diba? Nalaman mo ba ang tungkol sa aksidente? Tanong ko sa kanya kasi na curious lang ako. I did everything to find it and I'm still trying but no evidence. Ang alam ko may sumadyang pumatay sa kanya at sa baby ko. Pinagmasdan ko ang mukha niyang basag at lungkot na puno ng lungkot at pakiramdam ko ay sumasakit ang puso ko. The only reason I continue living is you, Sebastian. Because you're the only thing she left for me. Your eyes always reminded me of her. So beautiful. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Hindi ko sinasadyang napangiti dahil nakaramdam ako ng pagmamalaki dahil kamukha ko ang aking ina. Nakita ko lang siya sa picture na yun pero napakagandang babae. Tumipas muli ang 2 buwan sa isang iglap at nagkaroon na si Alexa ng maliit na bukol sa kanyang tiyan. Ang cute niya lang at alam na namin na isisilang niya ang unang prinsesa sa pamilya Madrigal. Tulad ng gusto ko, ito ay isang babae. Tumabas ako ng study room at hinanap si Alexa at nakita kong kasama niya si Gabriel at hinahalikan niya ang tiyan niya. Then I heard a message sound on my phone and I took the phone from my pocket and saw it was from Kent. Natagpuan siya. Sisipain ko siya sa pag-iwan niya sa akin, Amelia. Napabuntong hininga ako dahil wala akong ideya kung ano ang gagawin niya kay Amelia after missing her for 5 months but I'm sure na hindi niya ito sasaktan. At dito na po, nagtatapos ang part 20 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Dion Channel TV na asawa po ni Khalil TV. Maraming salamat po. God bless and stay safe everyone.